So ngayon, sige, subukan mo magbenta. Kay Pastor Reggie, pwede rin po tayo. Of course, magpasalamat sa ating Panginoong Jesus for His grace, no, to give us to Mayan, Pastor Doren De Leon, Rinyon, Pastor Edil Isipin, Pastor Shekina Zoe, Pastor Mark Alastra, ito, worship leader po nito ng Yeshua, kilala ko po ito, si Diyan po tayo, of course, magpasalamat sa ating Panginoong Jesus for His grace, no, to grant us this training. Pastor Chucky Rakidan, Pastor Ja Gatdula Reyes. Okay, so hello po sa inyong lahat. And also, some of our other friends, Pastor Joel Vinta, hello. And Pastora Sylvia. Oy, kaibigan din po natin, Pastor Coach Ronald Alan Balang. Kumusta, Pastor Coach? Pastor or Pastora Paula Asiatico, hello po. Pastor Lito Peren, Pastor Joash Bangayan, Pastor Doren De Leon Rinyon, Pastor Edil Isipin, Pastor Shekina Zoe, Pastor Mark Alastra, ito, worship leader po nito ng Yeshua, kilala ko po ito, si Yan, hello Sister Yan, gusto mo pastora na rin ang tawag ko sa'yo, propeta ka, Pastora Yan, Fajardo Gianan, hello. Tirso Magas, Lovejoy Labrador, hello po. Pastor Bon Tulyad, Pastor Randy Paigao, Pastor Stephen Bala, and of course, ang ating kaibigan, isa rin po sa mga co-organizers po natin ng event na ito, Pastor Sandy San Diego ng PCF Novaliches. No, Novaliches, muntik ko na nasabi na bota, si Paring Alan Morales pala po yun. Pastora Susan Barcase is also here with us. Okay. Oh, ang pinakamagandang babae sa balat ng lumpia ay nandito. None other than my wife, no, Pastora Rosana. Hello, sweetheart. No, I love you. I miss you. Okay. Pastora DG Gamayo ng Horizon po ito. Pastor Emerson Santiago. Pastor Dennis Espiritu. Pastor June Makuha. Hello, from Horizon po ito. Church po natin. Pastor Adrian Ducaiso, Pastor Dels Razo. Hello, Pastor Dels. Kumusta ka na? Pastora Criselda Zapata. Hello. Pastor Chucky Rakidan. And again, ang ating personal na pastor po, Pastor Rafi Panlilio. Pastor Dindo Galang. Hello po. Pastor Dan Abangco. Pastor Jason Valiente. Pastora Violi Ixe. Okay. So, yan po ha. Sige, hinihintay na lang po natin. Ilan na lang ang hinihintay natin? Can somebody update me kung ilan na ang nasa Facebook page natin? Nasa 400
71 na po tayo ngayon. Ako, ang dami pa po, na? Pasensya na kung di ko po ma-shoutout po lahat, ha? Pero gusto ko lang natin i-shoutout from Dubai, Pastor Joy Gotico. Napakagaling na pastor po, na? Na nagpa-pastor na po ngayon sa Dubai. Dating pastor ng KBCF. Hello, Pastor Joy! Kumusta po dyan sa Dubai? Pastor Ryan Kayabyab, GMA Cavite po, ha? Coach Pastor Chad Atmosfera, kaibigan po na kaibigan din natin si Coach Chris Leona. Uy, ito, tinatawag kong pinsan, Pastor Melvin Pascual. Pero actually, sa totoo, di po kami related, pero matalik po natin kaibigan. Pastor Melvin Pascual. Hello, Pastor Earl Bahio. Hello, Pastor Earl. Yan. So we're close to 500 na, if I'm not mistaken. No? So again, ulitin lang po natin some brief announcement. You're about to listen to 75 minutes of pure gold na teaching from Pastor Reggie Santiago. And ako na po magsasabi, no? Hindi sa pinamaliit natin ang kakayahan ng ating mga pastor, pero sa sobrang yaman po ng training na marireceive po ninyo, ay natansya na po natin na hindi po ninyo masusulat lahat ng mga ginto po na matatanggap po ninyo this afternoon. So we have decided to follow Jesus. No turning back, hindi po, na? We have decided po to keep this page up to May 31. Okay, 2020 po, ha? So kung May 6 po ngayon, we still have 25 days na lasapin, i-maximize itong training na ito. So meaning, open pa din po itong page. Of course, sa mga nag-subscribe, ha? Yung mga nag-register, open po tong page so you can access the video anytime 24/7 up to May 31 para balik-balikan po ninyo yung video teaching po ni Pastor Reggie. Plus, bonus po, listen carefully, tomorrow, kung bumalik po kayo sa page na ito, May 7, ay meron din po tayong special na i-upload po natin yung material po na ginamit ni Pastor Reggie Santiago dito sa training na ito. Sabi po ni Pastor Reggie, pwede po ninyong gamitin ito sa sarili-sarili, sa kanya-kanya po nating mga churches. Again, bilin lang po ng kaibigan nating si Pastor Loy Gatchalian. Huwag lang po gagamitin sa kasamaan. Amen po ba tayo dyan, mga pastor? Okay? And then, pagkatapos po ng video teaching, stay with us because we're going to have a live question and answer from whatever time the video teaching finishes up to 4 p.m. It's 2:18 na po, no? We're just waiting for a few more people to come in. Can somebody give me a latest update? Kung ilan na po tayo ngayon sa ating ang mga nanonood natin, mga viewers? Kasi alam po ninyo, 460 churches po ang nag-register. Nasa 479 na po tayo, mga viewers. So, sabi, may mga hindi pa po naka-tune in. Okay, so bigyan natin sila ng 2 minuto. I think in 2 minutes ay aabot na po ng 500 ang ating mga live na viewer. So paki-text na po po yung mga kaibigan ninyo na alam ninyo nag-register, baka nakalimutan po nila, baka naglalaba pa po sila. Okay, so paki-remind po sila na in 2 minutes time the training will start. Okay, so sige, we're just waiting for a few. Tignan ko kung may mga pastor pa po tayo ma-shout out. Again, pasensya na sa mga pastor na hindi, sa dami na po din ninyo na nandito. Si Pastora Praise Mariscotes, ito po yung mga kaibigan natin from Oriental Mindoro. They're here. Hello po, Pastor Ben Monton. Pastor Ray Eramis. Hello po, Pastor Ray. From Bulacan po ito, na. Welcome po to our online training. Pastor Alfie Garcia. Pastor Michael Chi from Imus Cavite, Pastor Richie Guerrero, Pastora Jessa Mabalot Amante, Pastor Jomar Hernandez, Pastor Harito Taladro, Pastor Ron Alan Recto, Pastor Renalyn Irish Bondo, haba po ng pangalan, Postrero. Okay, welcome po sa ating online training. Yan, mga kaibigan po natin from Yeshua World Harvest Church, si Lars Fajardo. Yeah, I anoint you pastor na rin. So, pastor ka muna, ha, hanggang alas 4. Sino pa po? Pastor Glenn Cruz from Bulacan. Hello po.
De Pastora Emma Aspiliaga from Jesus Eternal Word and Savior International Ministries. O yan, buong-buo po eh, no? So, kailangan ko i-acknowledge kasi buong-buo po, pati yung buong pangalan po ng church. From Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Hello po, Pastora. Pastor Gilbert Lu and Pastor Andres Tamayo from Hagonoy, Bulacan. Okay, so again, welcome po ha sa lahat po ng mga pastor po natin, lahat ng mga ministry heads po natin. Hindi na po natin papatagalin. We think we have enough people. Oy, si ang inaanak ko, si Rod, Carganilla de Guzman ay nandito. Hindi ko na ikikwento ha, Rod, sa mga kapastoran natin na napostpone ng iyong kasal, hindi ko na ikikwento. Okay, baka malaman pa nila. Ay, Pastor Joy Gabasa from Muñoz Nueva Ecija, isa din sa mga magaling po nating mga kaibigang pastor. Okay, so hindi na po natin papatagalin. So ang mangyayari po, Pastor, is mga pastors, mga kapwa ko po manggagawa, we're going now to show you, we're all going to learn from Pastor Reggie Santiago. Again, 75 minutes of jam-packed teaching. Huwag po kayong kukurap, huwag po kayong tatayo, huwag po kayong maliligo. Wag muna after na, no? Wag po muna kayong kumausap ng katabi, ha? So pay attention po kayo, get your notepad ready, your notebooks, your pen, ready po niya, and you're in for a great busog-lusog training po from none other than Pastor Reggie Santiago. And let me just introduce this great man of God, mentor ko po ito. And alam niyo, si Pastor Reggie, isa sa mga sasabi ko po sa inyo, siya po ay one of those rare pastors na bihasa, no? Both sa ancient at saka sa future. Alam niyo, may mga pastor po magaling po sa roots, no? Alam yung church history, deeply rooted po sa scripture, pero medyo napag-iwanan po, no, ng technology, ha? Ng 21st century, ika nga. May mga pastor naman po magaling sa technology pero medyo na pag-iwanan ng konti or kulang ng konti pagdating po sa lalim sa Word of God. But si Pastor Reggie po is one of those rare pastors na ang lalim po sa Word of God, ang lalim po ng kaalaman sa church history, pero at the same time cutting edge pastor po ito. Wala pa pong ECQ, wala pa pong COVID-19, ay nag-online ministry na po sila. He is the senior pastor of Rain M, Royal Ambassadors International Network Ministries, if I'm not mistaken. And 3 or 4 years ago po, ay nag-FB Live na po sila. So pwede natin sabihin, dito sa Pilipinas, isa si Pastor Reggie sa mga pioneer ng online ministry. Isa sa pinakamagaling na preacher na napakinggan ko po. And if you know him, some of you, may mga nag-PM po sa atin na nagsabi na ligtas po sila sa ministry po ni Pastor Reggie, lalo na when he was doing yung backward masking ng mga seminars po. Ang dami pong mga naligtas po na mga tao, no? Ginamit po ng Lord mightily ang kanyang lingkod, no? To bring a lot of people into his kingdom. So hanggang ngayon, he's still faithful, faithfully and fruitfully serving our Lord. And so he's going to share with us po for the next 75 minutes po about online ministry. So ready na po ba kayo? Sige po, kung ready po kayo, pakilagay po dyan sa comment section. Ha, kung gusto ninyo, all caps po ninyo, ready. Ha, lagay pa po ninyo, tatlong parenthesis, ha, para talagang alam ko pong handang-handa na po ang mga pastor at mga kapwa natin manggagawa. So ready na po ba ang bawat isa? So ito na po ang ating online training. Featuring Pastor Reggie Santiago. Welcome sa The Online Pastor, Mastering Digital Ministry in a Time of Change. Gusto ko muna pong saluduhan ng lahat ng aking mga kamanggagawang pastor, senior pastors, mga leaders, mga cell leaders na ngayon ay nagtuturo, nagpipreach via the internet.
Alam ko po na nung umpisa, medyo nataranta tayo ng konti, medyo nung umpisa, nanibago tayo at nahirapan. Kasi nga naman, hindi naman tayo sanay, di po ba, na nagpipreach via online. Pero ngayon, palagay ko, medyo namamaster mo na ng kaunti. Ang ating pong training ngayong araw na ito ay para lalo pa nating ma-improve, ma-develop, at maging excellent ang ating online ministry. May tatlo po na parts ang ating gagawin ngayong training. Ang part 1 ay improving online preaching. So magbibigay po ko sa inyo ng ilang mga basic na tips kung paano po mas mai-improve pa natin ang ating online preaching and teaching. Ang atin naman pong part 2 ay engaging your viewers. Kung pagkatapos po nating magturo, kung pagkatapos nating mag-preach, tapos na ba tayo? Hindi po. Meron po kasing basic skills para mas lalo pa nila tayong panuurin at dumami pa ang manunood sa ating sa future. At ang pangatlo na parte ng ating pong training ay starting a social media ministry. Very important na ang ating pong social media ministry sa church ay masimulan kasi po ito po ang magpapalagana pa ng ating pong ministry online. So, kung ready ka na at ready ka ng makinig, ready ka ng magsulat, ito na po ang ating ministry training. Pero bago yon, manood ka muna ng, at pakinggan nyo ang isang video na ito. Patay naman yung mga ako. Welcome guys! Parang vlog. Hi guys! Bakit? Ito pala dito. Okay, let's now open our Bible in let's now open our Bible in Psalms. A few moments later. 1 eternity later. Yan na kaya? Ngayon, pag-uusapan natin, paano ba magiging matatag sa gitna ng crisis? Alam niyo mga kapatid, sa gitna ng konti, Salamat. So we praise you Lord ngayong umagang to. Nahulog. Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Oo, tama, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sorry guys, nadala lang ako. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot. Yan, katulad nitong brownout. Guys, huwag kayong matakot, ako lang to. So, siguro naman, medyo nakarelate ka dun sa video na yun, ano? Medyo napakamot ka ng ulo. Bakit? Kasi nakikita mo yung sarili mo nung nag-umpisa ka, di po ba? Well, congratulations. Normal lang naman po yan, no? Pero gusto ko po itong sabihin sa inyo. Ang training na ito ay pinapakita na sa inyong lahat para makita natin ang kapangyarihan ng internet, no? Para mas ma-appreciate po natin bakit natin kailangan mag-online ministry. Bibigyan ko muna po kayo ng ilang mga katotohanan patungkol sa internet. Alam nyo ba mga kaibigan that more people owns a mobile device than a toothbrush? Alam nyo ba, mas marami pa pala no, ang may cellphone at may gadgets kaysa may toothbrush. Alam nyo ba that 50% of the world's population today is under 30 years old. Wow! Ibig sabihin, mas maraming young people ngayon than the previous generations. Ibig sabihin, mas maraming gumagamit ngayon ng internet at social media. Alam nyo din ba mga kaibigan, that social media has overtaken pornography as the number one activity in the internet. Dati-rate, sa search engine, ang unang hinahanap, pornographic site. Ngayon, hindi, social media na. Alam nyo din ba mga kaibigan na ang Facebook tops Google for weekly internet traffic? Isa pa, alam nyo din ba na si Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears have more Twitter followers than the entire populations of Sweden,
Israel, Greece, Chile, North Korea, and Australia. Wow, grabe! Ibig sabihin, mas marami pa silang tagasunod kaysa sa mga bansang ito combined. At alam nyo din ba, mga kaibigan, na ang YouTube is the world's second largest search engine? Ano po yun? Ibig sabihin, ito yung pinaka-pangalawa sa pinakamadaming sinesearch. Bakit? Kasi merong 300 hours of videos uploaded per minute. Ibig sabihin, merong 432,000 hours of videos per day ang ina-upload at dina-download at pinapanood ng mga tao sa buong mundo. At isa pa, alam nyo din ba na ang Wikipedia daw ay kung gagawin mong isang libro, ang haba nito at ang kapal nito ay 2.25 million pages long. Grabe, ang kapal na libro nito pag ginawa mo siyang libro, di ba? At it will take you or would take you 123 years to read it. Ganyan ang kapangyarihan ng internet. Ganyan ang influence ng internet sa ating lahat. Kaya mga pastors, kung kayo po ay nagla-live o kaya po kayo ay nagpi-preach ng nire-record muna ang inyong mga preaching at pagkatapos ay ine-edit, congratulations, ang laki na po ng impluwensya nyo sa ating daigdig. Pero gusto ko lang po itong sabihin sa ating lahat, hindi lang po porque may cellphone tayo, may internet tayo, tapos na, tayo po ay makaka-engage ng audience, hindi po siya ganon. Meron po tayo mga ilan muna mga basics na kailangan. Ano? Number one, kailangan nyo muna po ng camera. Kung kayo po ay merong mga professional cameras, okay po yan. Kung meron naman po kayong handycam, okay din po yan. At kung wala po kayo nung dalawang kamerang binanggit ko, pwede rin naman po ang cellphone. Pero take note ha, yung cellphone po, katabi nila sa kanilang ibaba.
Kaya kung sila ay titingin ngayon sa baba, mawawalan sila ng connection sa audience na nanonood. Huwag niyo po itong gagawin. Ang best practice ay ito po, ilagay ninyo ang laptop malapit po sa inyong camera. Bakit po? At least kahit papano, kung titingin ka ng pababa sa inyong mga laptops at titingin ka dun sa camera, para tuloy na nawawala ka lang ng konti pero nakakonect ka pa rin sa audience, sa inyong mga viewers. Yan ang importante, ilagay po natin ang ating mga laptops, notebook, iPads, or notes, hindi sa tabi natin at hindi sa baba, kundi malapit sa camera. That's tip number 2. Tip number 3, conversational tone. Ano po ito? Sa akin pong mga coaching at training ng public speaking, lagi ko pong sinasabi that effective public speaking is conversational speaking. Ano po ito? Ibig sabihin, pag ikaw po ay nagtuturo o nagpipreach, dapat po para kang nakikipag-usap lamang sa mga taong kaharap mo sa ngayon. Siguro, sanay tayo ng sumisigaw, okay po yan. Sanay tayo mga kaibigan na tayo po ay lumulundag, okay po yan. Pero ngayon, online, hindi na pwede. Kasi ang kausap mo ngayon, camera lang. At imaginein mo na ang inyo pong kausap ay nasa likod ng camera. Kaya dapat conversational lamang. Because ang effective public speaking po is conversation, not a performance. Okay, that's number 3. Number 4 is this. Up your energy. Uulitin ko po yan, ha. Up your energy. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, tuwing po tayo magtuturo sa internet, bumabagsak daw po ang energy na nakikita ng mga viewers sa atin ng 20%. Yan. Bumabagsak pala ng 20%. So, ang kailangan mo pong gawin, medyo i-up mo yung energy mo. Ano yun? Kung kumikilos ka, medyo i-wide mo ng konti ang inyong gesture. Ano? Ang tawag ko po dyan ay expand your gestures. No? Ang inyong mga kamay, paggalawin nyo, ang inyong balikap. Ngayon, kung hindi ka naman makakalakad, okay din naman yan. Wala namang problema. Pero i-expand mo ang gestures mo, tumuro ka, ilagay mo ang kamay mo ng ganito. Bakit po? Kasi it will up your energy by more than 20%. So, yun ang ating tip. Ito pang isang tip, mga kaibigan. Very important. Keep it short. Yan. Ano po itong keep it short? Mas maigsi ang preaching, mas maganda. Mas maigsi po yung worship service na live nyo, mas maganda. Dati-dati po kasi, pag nagpipreach po tayo at meron tayong physical gatherings ng ating mga worship celebrations, di po ba 2 hours yan? Yung iba nga, baka more than pa. Pero sa internet po, kung kayo po'y recorded at wala kayong audience at wala kayong setup na church, better to keep it short. Paano nyo po siya i-keep it short? Ganito po siya, no? Pag po kayo ay may 30 minutes na broadcast, ang tawag ko po dyan ay enjoyable. Nakaka-enjoy ang tao niya, nag-enjoy siya. Pag meron kayong 30 minutes na kayo po'y nagbo-broadcast. Pero, pag po kayo ay tumagal ng isang oras at kalahati, at ang angulo nyo lang ay iisa, walang masyadong interaction sa camera, ito po ang tawag ko ay tolerable. Medyo ang mga nanonood, tsatsagaan ka pa, tsatsagain ka pa. Kaya hindi niyo po ba napansin, pag po nagla-live broadcast kayo, meron pong tinatawag ng mga view, ng bilang ng mga view. Habang tumatagal po kayo, bumabagsak po yan. Bakit po? Naiinip sila kasi ang tagal. Pero kung kayo po itatagal ng 2 oras at higit pa, ang tawag ko dyan mga kaibigan ay horrible. Medyo delikado na po yan. Medyo magbago na po tayo ng konti ng style. So, pastors, senior pastors, technical team, keep it short. So, that's number 5. So, ito na nga tayo sa number 6. 6 lang po ito, no? Sa ating first part ng improving your online preaching. Number 6 is this. Communicate creatively, frequently. Yan. Ano pong gagawin nyo? You have to communicate creatively, frequently. Paano kayo magko-communicate creatively, frequently? Unang-una po, hindi ko ina-advise na kayo ay magtuturo, lalo na kung kayo magpipreach, na kayo po ay nakaupo at meron kayong isang table, no, na malaking-malaki. Ang ganda nga ng background mo, pero nakaupo ka naman. That is a big no-no. Unang-una sa lahat, hindi ka naman si Yorme para po magturo at magpreach na ikay naka-table. Alam nyo po kung bakit. Kasi po, pag kayo naka-table, hindi nyo ma-expand ang inyong gestures. Babagsak po, mga kaibigan, nang higit pa sa 20% ang inyong energy.
Pangalawa, pag may lamesa kayo, it creates a boundary between you and your viewers. Kaya po, tayong mga nanonood sa internet, mas gusto nating nakikita na yung nagtuturo o kaya yung nagpipreach ay nasa preaching mode. Yung bang ang senaryo ay church, nakatayo, nagtuturo, yan po ang gusto ng mga nanonood sa atin sa internet. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa o mga halimbawa ng nakita kong magandang examples, no? Ito po ay mula sa aking kaibigang si Pastor Francis Madison ng Dulos for Christ. Nakita niyo po ba yung kanyang example, no? Ang laki ng TV, di po ba? Ang ganda. Kitang-kita niyo yung PowerPoint. Tingnan niyo yung background. Plain lang at lumutang tuloy yung kulay ng skin niya, lumutang din tuloy maganda yung kanyang damit. Yan po ay pamarisan natin. Magandang example po yan. Isa pa sa magandang example ay ang aking kaibigan from Victory. O, kita nyo po yan, no? Nag-recording po sila, mga kaibigan, ang laki ng TV sa likod. At meron po pong background ng konti ng patungkol sa church instruments. So, ang ganda po ng senaryo, ang ganda ng pagkakakombine. Nga po pala, no? Siya nga po pala. Kung kayo po yung gagamit ng TV sa inyong background, pwede po ba lakihan nyo ng konti? Huwag naman pong 32 inches. Kasi bakit? Ang inyong mga presentations ay hindi na po makikita. Isa pa sa magandang example ay mula sa City Sanctuary Church ni Pastor Junel Liwanag. No? Dark yung background, pero ang ganda ng combination ng red, white, at saka ng violet or lavender. That's a very good example. Isa pa po sa nagustuhan kong example ay ang example ng format ng Horizon Ministries ni Pastor Manrick Tan Pascual. Ito po yung kanilang format sa kanilang Ignite Home Edition para sa mga young people. Ganyan po nila ginawa ang kanilang online, no, format. Ito po ay magandang kopyahin, ito po ay magandang gayahin at get the best ideas. Pastors, kung hindi ka naman techie, medyo wala tayong masyadong alam ng konti sa technology. Meron po tayong mga young people today na pwede nating hingan ng tulong. Marami po silang creative juices na kailangan palabasin natin para makatulong po sa atin. Nagagets niyo po ba mga pastors? Natututo po ba tayo? Ngayon, paano pa tayo magko-communicate creatively, frequently? Isa sa napansin ko na medyo hindi maganda ng konti ay ang PowerPoint presentations ng mga pastors. Bakit po? Kasi ang dami ko nang nakita, totoo, may TV sa gilid, may PowerPoint, hindi naman mabasa. Bakit po? Ang liliit ng fonts, hindi pa po yun. Hindi masyadong maganda ang mga graphic designs. So pag-usapan natin ngayon para maging creative ang ating communication sa tip number 6 is this, creating an awesome PowerPoint presentation. No? I-touch ko muna po ng konti ang inyong mga PowerPoint sandali. By the way, these are all suggestions. At ito po ay pwede nating i-take at i-consider natin para lalo pang gumanda ang ating presentation. Para naman po yung audience natin hindi matutulog sa atin, di po ba? Kasi bakit po? Medyo boring kasi ng konti ang ating mga presentations. So ito po ang ating gagawin para gumanda pa ang ating PowerPoint. Number one is this, no bullet points. Ulitin ko lang po yan, ha? No bullet points. Ano po ba yung bullet points? Yun yung pagka gumagawa ka ng point mo, ng statement mo, merong tuldok sa harapan. No, ang tawag po doon ay bullet points. No, ang tawag ko diyan death by PowerPoint. Bakit po? Kasi hindi po mababasa ng tao 'yan. Oh, sasampulan ko po kayo. Ito yung bad example, no. Tawag ko rito death by PowerPoint. Ito po 'yun, no. Lalagyan ko ng bullet points. Bullet points are called bullet points for a reason. People will start reading from the top. And when they do that, they don't listen to what you're talking about. Isa pa, they can also see what's coming next and even pay less attention to you. Plus, you're just reading from this list the whole time. You sound boring and unprepared. At ito po ang kalimitang nakikita ko sa mga PowerPoints ng mga pastors. So, this is a big no-no. So, anong gagawin natin kung hindi pwede ang bullet points? Pumasok tayo sa pangalawang tip para ma-create at maging maganda ang ating PowerPoint presentation. Ito po yun. Kung hindi bullet point, ito dapat. One point, one support image. Ulitin ko lang po, no? One point, one support image. Ang ibig sabihin, kung meron kang isang idea, meron kang isang point, no?
lagay mo yung point na yon sa isang slide at kumuha ka pa ng isang graphic na may kaugnayan or picture na may kaugnayan dun sa point mo. Example, halimbawa, sinabi niyo po, God is a giver. So ilagay niyo po yung point na yon, God is a giver, sa isang slide. At pagkatapos, kumuha kayo ng isang picture na may kaugnayan about God is a giver. Noho, huwag po kayong magtipid ng slides. No, yung mga tech people nating nakikinig ngayon, pinagsasama-sama nyo yung lahat ng mga points sa iisang slide. Libre naman eh. Gawin nyo po yan, i-maximize nyo po yan. Example, ito po yung mga magagandang slides na gusto kong ibigay sa inyo. Halimbawa, yung word na distinction. Oh, ito po ay dinesign ko at tinan nyo po, no? Naglagay po ako ng isang word, distinction. Tapos kumuha ako ng mga botones na pare-pareho ang kulay at meron pong isang botones na nag-iisang kulay. Para lang magkaroon ng idea about distinction. Isa pa ay ang aking isang slide presentation, isang teaching ko sa isang corporate o sa isang korporasyon, sa isang company. Ang pamagat ay effective communication skills, how to handle difficult people. So kung inyong mapapansin, may makikita kayong apat na lalaki na naka-formal dress. At merong isang naka-short na kulay pink, naka-rubber shoes pang kulay pula. Ano, ganyan-ganyan po yan. Para lamang ibigay ko yung idea na may mga tao talagang pasaway. Pero paano ka ba mag-communicate sa kanila? O eto po, ginamit ko po ang graphic design na ito or slide design sa isang quote. Amateurs take offense, but professionals take notes. O, di po ba? Ang ganda nung pagkakadesign. Malinaw na malinaw. Medyo magaang tingnan. So, no bullet points and one point, one support image. Number three, para po gumanda ang inyong PowerPoint presentation, never fill the screen. Wow! Ano po yung never fill the screen? Ibig sabihin, huwag nyo pong punuin ng words ang buong screen. Huwag nyo pong punuin ng puro picture ang buong screen. Medyo masakit po yan sa mata. Example po, katulad po nitong Psalms 23, verse 1 to 4, the Lord is my shepherd. Imagine niyo po, inilagay yung apat na verses doon po sa iisang slide, ang pangit po niyang tingnan. At kung ako po yung manunood, o kung kayo po ay may miyembrong manunood, medyo ang mata niya, hahanapin niya lahat ng mga words na nandiyan, kaya malilito na po siya. So ito po ay big no-no again. So ano po ngayon ang gagawin natin para gumanda po yung slide natin? Huwag nating i-fill ang screen. Ito po ang aking tip dyan. Ang tawag ko po dyan is the rule of thumb. Ano pong rule of thumb? Yung 5x5 or 6x6. Ano po yun? Track ba yan? Yan ba ay multiplication? Hindi po. Ang ibig sabihin ng 5x5 or 6x6 is this. 5 or 6 words per line. And maximum of 5 to 6 lines only. So, ibig pong sabihin, sa isang slide, apat na words or 5 to 6 words lamang per line. At 5 o 6 na lines lamang ang inyo pong dapat ilagay per slide. Example, babalikan ko po si Psalms 23. Ito na ngayon yung 5x5 or 6x6. Ito po siya. Nakita niyo po ba, di ba? Ang ganda na ng pagkakapresent, no? Hindi na siya nakakapagod sa mata. Ito po yung 5x5 or 6x6. Yun, 4 or 5 words per line. At maximum lamang ng 5 lines or 6 lines. Yan, very important po yan para maganda ang panunood ng ating mga viewers sa internet. Isa pa, para gumanda ang ating pong PowerPoint presentation, I call this the proper color combination. Ang mga designer po natin sa PowerPoint, alam ko maraming pastor, hindi naman po kayo ang gumagawa ng inyong mga PowerPoints, di po ba? Nagpapagawa po kayo. Tandaan niyo po ito ha, more is less is more. Mas marami kang design, maraming kulay, medyo nakakapagod po yan. Katulad po ng bad example na ito, tingnan niyo po yan, no? Nakita niyo po ba, no? Very bad ang example, ang dami, ang liliit na ng fonts, ang dami pang kulay, dark pa yung images, no, contrast pa yung ilang mga, ang dami-dami pang mga fonts na nandiyan, iba-iba again, this is a big no-no. Yan. An addition, para gumanda pa ang ating PowerPoint presentation ay ito po, keep the number of fonts used throughout your presentation to 3 or less.
Ang gagamitin nyo lang pong mga fonts ay tatlo lamang uri. Mas maganda nga, mas mababa pa. Lalo na po kung ang designer ninyo at ang maker ng inyong PowerPoint ay babae. Napakahilig sa mga curves. Napakahilig sa mga medyo maraming mga fonts at maraming mga effects. Kasi po, medyo nakakainggan niyang maglagay ng mga effects. Tandaan niyo po, hindi po tayo gumagawa ng poster. Tayo po'y gumagawa ng slide para lamang po maintindihan ng mga viewers natin. Ha? So, keep your fonts sa tatlo lamang na uri or better, less pa sa tatlo. Okay, another one is this. Be consistent with the images you will use. Ano po ang ibig kong sabihin? Ibig sabihin ito, don't mix. Ano po ibig sabihin ng don't mix? Huwag niyo pong paghahaluin sa iisang slide ang mga cartoon, clip arts, or vectors na images kasama ng mga natural pictures. Pangit po yan. Ang tawag ko po dyan, no-no again. Bakit po? Kasi kung kayo po'y gagamit ng vectors, clip arts, or cartoon type na image, pagsamasamahin niyo po siya sa isang slide, pero huwag po magsasama yung dalawa. Kung mas maganda nga po, if I may advise, alam niyo po kung ano, ang advice ko po ay ganito, kung kayo po ay gagamit ng natural pictures, no, gamitin niyo po ang natural pictures from slide 1 hanggang slide 100. Ibig sabihin po, puro po natural pictures ang gamitin niyo. Kung gagamit naman kayo ng clip arts, edi puro clip arts. But don't mix the two. Okay, so sana may natutunan ka na ngayon ha, sa first part ng ating pag-aaral ngayon to improve your preaching online. So, if you are ready na, papasok na tayo ngayon sa ating part 2. If you are ready, ang part 2 ng ating training is this, how to engage your viewers. Are you ready? Ito na ang ating training. Pagkatapos po nating matutunan kung paano basically mag-preach online at technically paano pa mas mai-improve ang ating preaching online, ang susunod po ay napaka-importante. Bakit? Kasi kahit na marunong ka na mag-preach online, kung wala namang nanonood sa'yo, yun ang problema natin. Baka naman ang nanonood sa'yo, lima lang, nanay mo, tatay mo, asawa mo at dalawa mong anak at ang nag-like, ikaw din. Medyo pangit po yun, di po ba? So, ang part 2 natin is this, how to engage your viewers. Ang engaging your viewers means, mga kaibigan, ay ito, paano pa dadami pa at maiinganyo ang ating mga viewers na manood, magyaya, mag-share ng ating pong mga in-online. So, bibigyan ko muna po kayo ng ilang mga trade secret ko. Mga trade secret namin. Pero I believe ito rin po ay ilang mga sikreto ng ilang mga churches, lalo na po yung mga malalaki na at malalawak na ang online ministry. Okay, eto po yon. Number one, trade secret number one is this, communicate your group. Bago po kayo mag-online, mag-communicate muna po kayo. Paano po kayo mag-communicate? Ang tawag ko po dito is 1-2-3 principle. Ano po yung 1-2-3 principle? One, ibig po sabihin, one day before, i-communicate muna yung grupo mo sa leader mo. Kung kayo po meron mga chat boxes, kung meron po kayo mga leaders, i-text nyo na po one day before. Kami po at ako po ay nagte-text, nagme-message ng Saturday. Sinasabi ko sa aming chat box, bukas, excited ka na ba? Get ready ha, bukas, ito yung preaching ko. Yan, one day before. Pero hindi ka tapos-tapos dyan. Dapat po may pangalawa pa. 2 hours before your live, ay kinakailangan pong ikaw ay mag-message pa ulit sa inyong group chat, sa inyong mga members. Na po, ang madalas kong sinasabi pag 2 hours before our worship service. Kung ang aming service po ay 10 o'clock, alas 8 ng umaga, nagte-text na po ako o nagme-message ako. Kasabihin ko, 2 hours na, ready ka na ba? Gising ka na ba? Let's get excited. Yayain mo na ang kaibigan mo, pamilya mo. Okay, so yun po yun. Nagko-communicate, nare-remind ang mga tao. At higit po sa lahat, yung number 3, di ba? 1-2-3 principle. Ito po yun. 3 minutes before, tinetext ko ulit sila. 3 minutes before, nag-GGC ulit ako. At ang sinasabi ko po ay ganito, we're about to be online.
in 3 minutes. Yan. So, na-excite po ngayon ng mga tao para po kayo ay panuorin at magyayapa. So, that's the first one. Communicate your group. Pangalawa po, pag kayo nag-o-online na para ma-engage ang ating mga audience is this. Greet your viewers or greet your audience. Huwag na huwag po ninyong kakalimutang i-greet ang inyong audience. Oops, medyo bigyan ko muna po ng preno. Hindi lamang po ang inyong mga members ang inyong i-greet. I-greet nyo rin po ang mga nanonood na hindi nyo members. Bakit po? Sa internet kasi, yung pong member ninyo at friend ng member ninyo na friend ng member ninyo ay posible at maaaring makapanood ng inyong live. Kaya kung ang inyong babanggitin lang po ay ang inyong church at kung ang nanonood po ay hindi member ng inyong church, baka po siya medyo maalangan manood sa susunod na panahon. Di po ba? So, greet your audience. Example, one time po ako ay nag-greet sa audience. No? Meron po kami tinatag na OBB. Ito pong OBB, ang ibig sabihin ay opening billboard. Habang po nag-recording kami, meron po akong mapa doon sa harapan ko eh. Tapos binati ko, ito pong sinabi kong mga salita. Binabati ko ang lahat ng mga nanonood mula sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Macau, sa France, sa Paris. Binati ko po yan. Tapos minakita po ako doon sa mapa sa harapan kong Morocco. Binati ko po at sa mga taga Morocco, binabati ko po kayo. Alam niyo po ba, it's just a slip of tongue kasi nakita ko lang po eh, no? Sinabi ko lang yung Morocco. Alam niyo po ba that after that day, after that worship service, alas 12:30 ng tanghali pagkatapos po namin mag-online, may nag-message po sa akin galing sa Morocco. Ito po 'yun, no? From Morocco. Alam niyo po ba, bigla po niyang sinabi, "Pwede ko po ba kayo makausap, Pastor Reggie? Ako po'y taga Morocco. Nanunood po ako ng preaching ninyo. I need counseling." So, napaka-effective po pala, mga kaibigan, na tayo po ay mag-greet ng ating audience. Hindi lamang po ang audience ng inyong church, kundi audience din ng ibang bansa, ibang churches, at iba pang mga tao. So, yan po ay effective na technique or style. Isa pa is to mention and tag your friends. Ako po, ang lagi kong sinasabi sa aking mga kasama, sa aking mga leaders, sa aking mga workers is this, don't forget to mention the names of your members and tag them. Bakit po? Kasi para po i-call in sila. No? Pag nilagay niyo po kasi ang mga pangalan nila sa inyo pong habang nagla-live, i-call in po sila. So, mention and tag. Bakit po? Preaching directly into a social media platform allows names and emotive responses to show up in real time as you preach. Ibig sabihin niyan, this will give you quantitative data to measure how interested people are in what you are saying as you say it. Very important po yan, na habang pong nag-uumpisa ang inyong service, lumilipad ang mga puso, lumilipad ang mga likes, lumilipad ang mga smileys, at lumilipad din ang mga comments at mga names. Kung ako po ay isang hindi kabilang ng inyong church at ako po'y nanood ng inyong live at nakikita ko po marami pong nag-i-engage doon po sa comment sections, matutuwa po ako. Ibig sabihin, sikat ang online service na ito. So, very important po yan. Another tip para po mas ma-engage natin ang ating audience is this, engage with comments. Ano pong ibig sabihin ng engage with comments? Ibig sabihin, join the conversation. Ano po yung join the conversation? Ito po yan. Encourage your people to react, to say amen, to type hallelujah. Kami po ang ginagawa ko ay sinasabihan ko ang aking mga miyembro at sinasabihan ko po ang aking tagapakinig. Itong lagi ko sinasabi, pag sinabi ko pong God is good, sinasabi ko sa kanya, i-type nyo na ngayon yan sa inyong comment section, God is good, bold letters, no? Bigyan ko na isang halimbawa, ito po yung isang video namin, ang pamagat is the new normal. Panoorin nyo po ito. Ito po yung video. Let me just give this to you. This is just an impression of the Lord for me. May darating pa po na mas malala dito sa COVID-19. I believe so in the future. At mas maganda nga mali ako. Pero kung hindi mo ka naging matatag dito, paano ka magiging matatag doon? Kung hindi ka naging mas malapit dito, paano ka mas magiging malapit doon? Kung nahirapan ka ngayon, paano ka madadalian doon? At tandaan nyo po, the COVID-19 is getting weaker, but the true children of God are getting stronger. Ulitin ko lang po yan, ha? The COVID-19 all over the world is getting weaker,
But we, as children of God, we are getting stronger. I want you to write that down, comment section ng inyong mga sa internet. I am getting stronger. I am getting stronger. Bold letters, lahat exclamation point. I am getting stronger. Oh, napanood nyo, di po ba? Nakita nyo po ba? Napakinggan nyo yung sinabi ko, di ba? Na ano sinabi ko? Oh, type this. Oh, isulat ninyo. I am stronger. Di ba? God is strong. Yan, di po ba? I'm getting stronger. At makikita nyo po yan sa aming live. Everyone is typing, I'm getting stronger. The COVID-19 is getting weaker. But I am getting stronger. Very important po yun, no? Isa pa, para mas ma-engage natin ang ating mga audience, mag-create po kayo ng snippets. Ano po ba itong snippets? Ang snippets po, mga kaibigan, ay ito po yung mga highlight ng mga preachings nyo, no? Kaya po yung mga nag-i-edit ng inyong mga videos, hanapin po doon yung pinaka mga highlights. Yung pong pinaka-importante, yung mga madidiin, yung mga magaganda ang delivery. I-edit po yun at gumawa po kayo ng mga 30 seconds lamang to 1 minute and a half seconds, mga kaibigan, na 1 and a half minutes na video. No? Sample po nito, no? Ito po yan. Meron po akong isang snippet na merong 40,000 views. At shinare po ito sa internet, sa Facebook, ng 1,200 times or shares. Ang tawag po dyan is, hindi lahat ng laban nilalabanan. Pakinggan nyo po kung bakit effective po ang video na ito. Naranasan nyo na ba ito? Yung bang parang okay na ang lahat, tapos may biglang dumating na hindi mo gusto. Yung bang kung kailan ka nagkatrabaho, tsaka nagkaroon ng may malubang sakit, antindi, no? Yung bang kung kailan ka parang umu-okay ka na sa Diyos, umu-okay ka na sa lahat, all of a sudden, bang! May biglang dumating na hindi maganda. And alam nyo, mga kapatid, I want you to understand this, that kapag may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa'yo, that is beyond your control, remember this. Parang yung sayang ko ano? Remember that when the battle is too big for you, it doesn't belong to you. Kapag ang battle at ang labanan mas malaki kaysa sa'yo, at out of control, like sickness and cancer, I want you to understand, it's not for you to fight it. It's God's fight. It's God's battle. All you have to do is not to be afraid. All you have to do is not to be discouraged. All you have to do is to stand on your position because God is about to fight for you. Napanood nyo na, di po ba? Very effective. So create some snippets para po mas maganda at maka-engage tayo ng ating mga viewers. Isa pa, always invite friends, followers, and post-likers to like your church page and channel. Yan. So, pagkatapos yung mag-preach sa online, wag lang po kayo mag-say amen, Jesus name, amen. Tapos na, hindi po, no? At the end of your preaching, at the end or pwedeng beginning ng inyong preaching, i-advertise nyo po ang page ng inyong church. Sabihin nyo po, don't forget to like and share our page. Mention the page of your church. Facebook page, kung meron kayong Instagram, kung meron kayong Twitter, kung meron po kayong YouTube, sabihin nyo po yan. Bakit po? Invite nyo po sila. Hindi lang po yon. Pwede kayong mag-invite ng after post. Ano po yon? Ito po yun, oh, papakita ko po sa inyo. Ito po yung video, mga kaibigan, na kung meron po kayong post, pagkatapos nakita nyo po, merong mga 200 to 300 na nag-like, nag-heart, nag-smiley, puntahan nyo po siya. Pag pinuntahan nyo, invite nyo po doon, makikita nyo po doon, may mga nag-like pala sa inyo, may mga nag-respond na hindi pa pala ninyo na-i-invite o hindi pa pala followers ng inyong page. So, i-click nyo lang po yung word na invite para po kayo ay maka-engage pa ng maraming followers at viewers ng inyong page. O, eto pa, ang isang tip at trade secret, mobilize your ushers virtually. Ano po ba itong mobilize your ushers virtually? Ang ibig pong sabihin nito, di po ba ang ating mga ushers nagwe-welcome bago mag-start ang service? Ganon din po ang gawin nyo. The moment po nagkaroon ng countdown, the moment po nag-start ang music ng inyong online service, ang una pong dapat na nandiyan na nagko-comment, una pong dapat na nagbibigay, nagme-mention, nagtatag ay ang inyong mga ushers. Kasi nga po, welcomer sila eh, di po ba? At ito pa, hindi lamang sa beginning, dapat po sa end. Sa end din po ng inyo, bago po matapos ang inyong service, dapat po ang inyong mga ushers virtually
nagte-thank you na. Thank you for attending. Thank you sa inyong pagdating. Maraming salamat. See you next Sunday. Yung mga ganyan, no? Ang tawag po dyan is mobilize your ushers virtually. Isa pa, mga kaibigan, ito, encourage your people to share your live videos and host a watch party. Encourage po ang inyong mga tao. At bigyan ko po kayo ng isang sikreto. Yung pong nag-share kayo, pwede po yan habang nagla-live, i-share nyo. Pero wag po kayong mag-host ng watch party habang merong live. Bakit po? Kasi po, mahahati ang inyong audience. Pangalawa, yung gustong mag-comment, ang comment hindi lalabas doon sa page nyo, lalabas doon sa watch party. Kaya po, yung mag-share ng live, mga kaibigan, ay pwedeng during, no, habang pong ongoing yung inyong broadcast. Pero po yung sharing ng watch party ay pagkatapos na ng inyo pong live broadcast ng inyong worship services. Isa pa po sa tip, create inspired posts. Kailangan nyo pong mag-create ng inspired post. Ilang beses? 4 times per day. Ha? Nakakagulat naman. Eh, Pastor, ano bang ipopost namin sa aming page? Bakit daw 4 times per day? Kasi po, ganito yan. Ang social media po ay may behavior. Mas madalas po kayong mag-post. Mas madalas pong lilitaw yan sa news feed ng inyo pong mga friends. So, kung ang inyo pong page ay nagpo-post lamang every Sunday, malamang po niya, next Sunday, hindi na po lilitaw yan ang notification sa kanila. So, kailangan po ninyong mag-create ng inspired posts. At ito po, ipopost nyo 4 times per day. Ano-ano po ba ang mga ideal na mga oras na kayo po ay dapat mag-post? Ito po yan, 6 a.m. Isa pa, 12 noon. Isa pa, 6 p.m. Umulit po kayo ng 9 p.m. Bakit po ganyan kadami at ganyan ang oras? Ito po, yung 6 a.m., di po ba pagising ng tao, hindi naman nagpe-pray agad eh, ang unang hinahawakan, cellphone. So kung kayo po yung nag-post ng 6 a.m., lalabas po ngayon yan sa newsfeed nila. Bakit naman 12 noon? Hindi po ba break time? Kapag kumakain ng mga tao, ay nagkukutkut pa at gumagamit pa ng cellphone. Ibig sabihin po, pag nag-post kayo ng 12, lalabas po ka agad ang inyong pinost. Bakit naman po 6 p.m.? Kasi pauwi na ang tao habang nasa bus, nasa jeep, nasa tricycle o naghihintay ng LRT, hindi po ba, or MRT, nagse-cellphone din, hindi po ba? So, lalabas na naman ang inyong mga post. Bakit naman 9 p.m.? Bago matulog ang tao, ay nagse-cellphone pa rin, nagko-computer pa rin, nagla-laptop pa rin, kaya very important po yan. So, tingnan nyo po ito. Bibigyan ko ng ilang mga example. Ito po yung ilang example ng aming pong page ng 6 a.m. Ito po yung 6 a.m. Tawag po namin yan, declaration. Okay? So, nagde-declare po kami ng 6 a.m. post. Pagdating naman po ng 12 noon, ay quote. Ha? Ano pong quote? Yung quote ng pastor siguro, o isang magandang quote pagdating ng 12 noon. Pagdating naman po ng 6 p.m., ay lalabas naman po yung pinaka-highlight na quote ng pastor nung nakaraang preaching nung Sunday. So, pastor's quote ng 6 p.m. At pagdating naman ng 9 p.m. ay prayer. Bakit po inilagay ko yung prayer sa dulo? Kasi po ganito, mas marami pong tao ang nagpe-pray bago matulog. Bakit? Takot na hindi na magising. Kaya po nilagay namin yung prayer sa gabi. Pwede rin naman sa umaga, pwede rin naman po sa gabi. Depende sa inyo, mga kaibigan, kung ano po ang inyong magiging style. Pero higit sa lahat, mga kapatid, dapat po tayo po ay nagpo-post ng inspired post 4 times per day. Isa pa pong tip or trade secret para po, mga kaibigan, ma-engage natin ang ating mga viewers is this. Avoid the digital noise. Ano po ba itong digital noise? Ang digital noise po, ang ibig sabihin nito, madalas kayo mag-post, pero ang post nyo, pare-pareho lang. Halimbawa po, no? Live kayo ng worship service. Okay yun. Nag-live kayo ng prayer meeting. Nag-live ka pa ng midweek service. Pati Bible study ni live mo pa. Ang tawag ko po dyan ay digital noise. Ang mga tao po, baka hindi na kayo panuorin at hindi na po kayo i-share. Mas maganda pong sila'y nasasabik. No? At kung kayo po'y magpo-post ng madalas, dapat po iba't ibang uri ng format, iba't ibang uri po ng
style. Okay? So, ano po ang inyong gagawin para po gusto nyo mag-post ng prayer meeting? If I may advise, ito po ang aking advice. Kung meron po kayo mga ipopost or teaching or mentoring, huwag na po ninyong ilagay sa live at ang view ay public. Kasi po, ang view ng tao, dalawa sa internet, isang public at isang private. No? Huwag na po kayong maglagay siguro ng prayer meeting sa public view. Huwag na po ninyong ilagay. Baka pwede po gumawa kayo ng isang closed group page na private group lang. Ilagay nyo ang mga tao nyo ron, i-enlist nyo. Doon nyo lang po sila ilagay. Doon nyo po sila ilagay ang inyong mga live or ang inyong po mga turo. Kung may Bible study po kayo, may meeting, doon nyo po siya ilagay. Nakakita pa ako recently na nag-zoom meeting sila ng kanilang mga cell leader. Zoom meeting ha, via Facebook. So, yung mga nanonood ngayon, hindi alam ko ano ang inyong pinag-uusapan. Ang tawag po dyan, mga kaibigan, ay internet noise. Di po ba? Ang tawag po natin dyan, medyo maingay. Ayaw na natin, nakakarindi. Wala po kayo mai-engage na viewers. So, ano-ano po ba ang dapat nating i-public view at ano-ano po ba ang dapat nating i-private view? Again, ito po ay suggestion lamang. Kung gusto nyo pong i-adjust, it's up to you. Ito po yung ating mga dapat i-public view. Ibig sabihin, naka-live kayo, pwede para sa lahat. Una, ang inyong mga worship services. Dapat public view po yan. Pangalawa po, kung meron kayong youth services or youth gigs, campus nyo, yan, i-public view nyo po yan. Kasi generic po ang pinag-uusapan or special topics. Isa pa sa public view ay kung may mentoring kayo for inter-churches. Ano po yun? Kung ang inyong audience ay iba't ibang church, pwede po nyong gawin po yan. Katulad ng ginagawa ni Bishop Uriel, yung pong kanyang quarantine training, di po ba? Dahil ang kausap niya ay iba't ibang church, inter-churches, inter-denominational, maganda po siyang naka-public view. Pero kung ang kausap mo naman ay church mo, magme-mentor ka, eh siguro sa private group na lang po ninyo ilagay ang mentoring ninyo. Another one ay kung meron po kayong evangelistic and special topics. Pwede po yan na i-public nyo po. Bakit? Makaka-relate yung mga tao kahit ano pang religion niya, ano man ang status niya. Ito naman ang private group. Ibig pong sabihin, mga kapatid, doon nyo lang po ilalagay ang mga ito at kayo-kayo lang po ang nakakapanood at makakita at magko-comment. Ano-ano po yan? Ito po yan, prayer meeting. Bakit po? Kasi po, nakakita na po ako ng mga nagpe-prayer meeting na naka-public view. Alam nyo po ba, ang bagsak, ang baba po ng viewers. At ang nag-view lang, kalimitan members lang din. No? Eh, pag po kayo ay nag-internet, you are encouraging people to watch you. Sapagkat kayo po ay ka-interesanting panuurin. Eh, sa prayer meeting, alam nyo naman, ayaw ng mga tao po yan kasi religion. So, huwag nyo pong ipapublic, no? Private nyo na lang. Another one, kung meron po kayo mga meetings. Another one, kung meron po kayo mga leaders mentoring, no? Kung kayo po may mga leaders mentoring, doon nyo lang po ilagay sa inyong private group. Isa pa ay leaders training. Ilagay nyo lang po yan sa inyong private group. So, natuto ka ba? Sabi nyo siguro, Pastor, overloaded ako ng information. Alam nyo po, para magumaan ang ministry ng pastor online, no? Ang inyong preaching online, meron po akong bibigay sa inyo, which is part 3 ng atin pong pagtuturo ng training. Ang pamagat po nito is how to start a social media ministry in the church. Paano ba mag-i-start ng social media ministry sa church? Marami pong tao ay akala nila at marami mga churches, porque meron kang sound system, meron kang camera, meron kang mga magagaling mag-projectionist, magagaling na projectionist, okay na yon. Hindi po yon. Kasi po, importante po, lalo sa online preaching natin at teaching, mentoring, meron po kayong team na ang tawag ay social media team at mag-create po kayo ng social media ministry. Now, para po maintindihan natin ito, bigyan ko muna po kayo ng kwento ng aming simbahan. No? Noong po kami ay mag-umpisa 2.5 years ago ng aming SOCMED or Social Media Ministry,
Alam niyo po ba na kami po sa Facebook namin ay meron lamang po kaming 1,000 followers or likers. Alam niyo po ba, wala kaming YouTube channel, wala kaming Instagram, wala po kaming Twitter accounts. Pero nakagain kami ng 1,000 na likers and followers. Pero alam niyo po ba, today, mula po sa 1,000 na noon ay wala po kaming YouTube, Instagram at Twitter accounts, ngayon po ay meron na kaming mga kaibigan 11,785 likers and followers. At nagkaroon na rin po kami for in 2.5 years ng YouTube account, Instagram at Twitter. Siguro po, sabi nyo, siguro magagaling ang mga tao mo. Alam nyo po ba, ang una nga po namin naging tanong, kaya ba namin? Di po ba? Alam nyo po, ako po kasi ay pusher. Ako po kasi ay visionary. Sabi ko sa aking SOCMED team, gawin natin to. At ang unang tanong, kaya ba namin? Bakit mo itatanong na kaya ba namin? Kasi po, marami po sa atin ay nanteki. Pangalawa, no expert knowledge. Wala pa tayong masyadong alam sa social media. Hindi naman po kasi natin napag-aralan yan before. At higit sa lahat, wala po tayong mga gadgets. Oh, congratulations. Magkakabarkada tayo dyan. Kasi yun din ang tanong mo, di ba? Kaya ba namin? Noong nag-umpisa kami, tingnan ninyo kung ano ang gamit namin. Yan po ang aming mga gamit. Ang aming pong camera ay 19 kopong-kopong pa. No? Lumang camera. No po, ang aming pong cellphone na pang-design ay hindi po upgraded. At ang aming pong laptop na pang-edit ay binaro lang namin o hiniram namin 2.5 years ago. Pero in spite of that, tingnan nyo naman kung ano po ang na-reach namin. Oh, still, we got these results. Ito pong post na to ay nakakuha ng 475 shares, 51,161 reach. Still, kahit na wala kaming high-tech na gadgets, wala kaming kamerang magaganda, still we got these results. Ito pong declaration na ito ay 435 shares at mayroon itong 54,977 reach. Still, ang aking pong snippets na pinakita ko sa inyo kanina na hindi lahat ng laban ay nilalabanan ay nakakuha ng 1,200 shares at mayroong views na 40,000. Wow! In spite of na ang aming mga gadget ay Jurassic, na ang aming mga equipment ay wala, at wala kaming alam na pare-pareho. Ang ginawa po namin, vinisit namin ang ilang mga successful churches. Pinuntahan namin ang kanilang mga pages. Kumuha kami ng magagandang ideas at pinag-aralan po namin yan. So, kailangan nyo po ng social media team. Isa pang tanong, why use social media? Alam nyo ba kung bakit? Kasi po number one, 90% of Filipinos use the internet. At hindi lang po yun. The Philippines is the world's social media capital. Ah, grabe! Ang hilig para natin sa social media, di ba? Grabe! Kaya po, importante ng ating church, ang inyong church, simulan nyo na, Pastor! Pagkatapos ng training nito, speed of implementation, sabi ng aking mentor na si Pastor Manrick Tan. No, speed of implementation, gawin mo na agad yung magandang idea, doable, likable idea, gawin mo kaagad. Tapos itweak mo, itwist mo along the way. Alright? So bigyan po kayo ng tatlong sikreto to church social media ministry. 3 secrets. Ang dami na nating pinag-aaralan, ano? Pero ito po mga kaibigan, makakatulong sa inyo na higit. Number one, ito po yung tatlong sikreto. Tatlo po ito. Ano po yung una? Servanthood. Pangalawa, strategy. Pangatlo, branding. Yan po yung tatlong sikreto. Binigay ko na sa inyo kagad. Servanthood, strategy, at branding. Ano po ba yan? Servanthood. Ang ibig pong sabihin ng servanthood ay a dedicated individual can surpass a group of ordinary. The first thing you do is to create a team. Pero po wag agad kayong kukuha ng magagaling lang, pero wala pong servanthood attitude. Bakit po? Kasi po, sa social media po, kayo po ay behind the scene. Sa social media po, gumagawa po kayo nang wala po kayo sa front. No?
So, kung wala pong ang inyo pong kukuhanin na magagaling ay medyo mayabang ng konti, hindi po sila pwede dyan. Pangalawa, kung medyo tamad at hindi nag-aaral at hindi nag-revisit ng ibang ideas, nagiget na ibang ideas, medyo hindi po pwede. So, kailangan nyo po ng mga team ng merong servanthood attitude. Bakit po? Kasi sa servanthood, ang inyong team ay kailangan po ng training program. Both offline and online. Isa pa po sa kailangan ng inyong social media team ay magkaroon kayo ng clear job responsibilities. Ano ba yan? Humanap kayo ng writer, designer, or editor. At kung meron kayo makikita isang tao na pare-pareho siyang lahat nasa kanya, writer, designer, at editor, at pastor pa, abay mas maganda kasi mas maintindihan po ang inyong ginagawa. At higit sa lahat, kailangan po yung mga team nyo na merong servanthood attitude ay marunong pong magbeat ng deadlines. Kami po ay nagpo-post ng 4 times a day. Ibig sabihin po, habang ako ngayon ay nagtuturo, someone is designing, someone is editing, someone, mga kaibigan, ay naghahanap ng aking highlights sa preaching para po ilabas sa internet any time of the day this week. So, ibig sabihin mga kapatid, ang aking pong social media team ay hindi po nagtatrabaho lamang ng araw ng Linggo at Sabado. The whole week po yan. Kaya importante, meron pong servanthood attitude. That's the number one secret. Ang pangalawa po, ay meron kayong strategy. So, hindi lang po pwedeng ang galing-galing ng inyong team, ang bait-bait ng membro, napaka-submissive, yes ng yes kay pastor, wala namang strategy. Hindi naman pwedeng mag-online kayo, tapos-tapos na. Hindi po, lagyan nyo ng strategy. Ano po ba ibig sabihin ng strategy? Ano po ba ang gagawin para magkaroon kayo ng magagandang strategy? Number one po is, mag-research kayo ng mga successful pages. Honestly po, ito po atin lang ulit ha. Tayo-tayo lang. Kami po, pinuntahan namin ng mga mega churches na mga pages. Yes, CCF, Victory, GCF, His Life. Pinuntahan po namin yan. Pag sinabing pinuntahan, binisit namin ang kanilang mga pages. Pinag-aralan namin kung paano sila mag-posts. Nakakita kami ng mga trade secrets. Ginawa po namin, kinopia muna namin. No? We get the ideas, tapos tinwist namin, na-discovery po namin yan. Puntahan nyo po yung mga sa mga abroad, sa mga international pages ng magalalaking mga church, Lakewood ng Hillsong. No? Tingnan nyo po yan, sila Craig Rochelle. Sino po ba yan? O, di kung alam nyo po ba, mga kapatid, no? Gusto ko lang po itong sabihin sa inyo, pinuntahan din po namin ang page ni Eli Soriano ng Dating Daan. Pinuntahan din po namin ang page ni Kibuloy. Nakita ko po kung paano po siya mag-boost, kung paano po siya, mga kapatid, mag-engage ng kanyang audience. Doon ko po natutunan yung ilang mga sineshare ko sa inyo. Isa pa po, para po tayo magkaroon ng strategy, mag-create kayo ng inspired posts. Nabanggit ko na po sa inyo yan kanina. At higit sa lahat, pagkatapos nyo po mag-strategize, evaluate the data. Working ba? No? Kung working, then continue. Kung not working, then stop. Halimbawa, subukan nyo po itong mag-post kayo ng alas 3 ng tanghali. Wala pong magla-like, wala pong manunood. Bakit po? Itulog po ang tao ng alas 3 ng tanghali. Pero subukan nyo pong mag-post ng umaga. Lahat ng church po dyan, no? Umanap kayo ng slot na oras na kung saan kayo po ay papanuurin ng ibang church. Papanuurin kayo ng ibang tao. Di po ba? Huwag po kayong sumabay doon sa ibang church. O huwag po kayong, subukan nyo po ito, no? Subukan nyo lang to. Mag-post po kayo ng madaling araw. Palagay ko, walang magla-like sa inyo. Pero may discovery ako. Mag-tweet ka. Tweet. Twitter, ha? Twitter.com. Mag-tweet ka ng madaling araw. Mas maraming young people ngayon sa Twitter kaysa Facebook. At kalimitan ng mga young people, nagtitweet ng gabi hanggang madaling araw. Gising pa sila. Bakit po mas marami pong young people sa Twitter at wala na sa Facebook? Kasi ang kanilang mga nanay at tatay ay nasa Facebook. So, madidiscovery yung kanilang kababalaghan at misteryosong mga posts. Kaya sila po ay nasa Twitter. Ngayon may Telegram na at marami pang social media platforms. So, strategy po yan. Pangatlo po na sikreto ng social media, it's called branding. Ano po ba itong branding? Ang branding po, ang ibig sabihin ay distinctive elements of your group for the purpose of recall. Ito po ay isang elemento ng inyong page, ng inyong church, para po kayo madaling matandaan. Okay, sample, no?
Ang victory po, kaya madaling tandaan ng kanilang church, pag nakita po yung kulay blue na merong V, alam na kaagad nila, victory. Kasi po, ang tawag po dyan ay branding. Di po ba? Simple ang logo, simple ang kulay, pero po, it gives a distinctive recall. Okay? Sample lang ko po kayo. Ito po ay nakita ko at nakuha ko ang picture na to sa China. Ano po ang logo na yan? Oh, familiar kayo dyan, di ba? Ano po ang logo na yan? Jollibee. Pero alam niyo po ba sa China, ito po talaga ang store na yan. Yan. Oh, Joy Rule B. Kinopya po nila yung mukha ng bubuyog ng ating Jollibee. Gumawa sila ng isang store na fast food chain. Akala tuloy ng iba, Jollibee ng Pilipinas. Oh, ito po yan. Palagay niyo, ano po ang logo na ito? Sa unang tingin, ito po ay KFC. But in fact, ito po ay political propaganda, political flyer. Yan po yan, no? BFC. Baba for Change. Ah, grabe, no? So, pero tingnan nyo po, sa una po nyong sulyap, sa unang tingin, alam nyo na kaagad, Jollibee yan. Alam ko na agad, KFC. Yung pala ay hindi. Ang tawag po dyan ay branding. Kasi po, sa branding, dalawa po siya, distinctive and recall. Ano po yung distinctive? Ang ibig sabihin ng distinctive, logo, no? Meron po akong suggestion, mga pastors, no? Try to revisit po ang inyong church logo. Nung araw po, ang mga usong-uso po ng logo ay yung may Bible na nakabukas, may krus sa gitna, may ibon or Holy Spirit sa gilid, at dinagdagan pa, may apoy. Dinagdagan pa, may mundo. Ngayon po, hindi na po uso ngayon yan. Medyo nag-evolve na po ang panahon. Medyo i-develop nyo na po. Mag-upgrade, mag-update po tayo. Alam niyo po ba ang uso ngayong logo? Mga solid letters lamang. Kaya makikita niyo po, ang CCF ay CCF. Pag nakita niyo po ang victory, V lang. Di po ba? Bakit po? Ganun lang po. Ang elevation nga, pabaligtad pa na V eh. Di po ba? Yung kanilang logo na orange pa, ang background color. So, try to revisit your logo. Medyo tinatamaan ka na siguro ng konti, no? Medyo wisdom lang ng konti. Pangalawa po ay kulay. Magkaroon po kayo ng distinctive na color. Ano po ba talaga ang official color ng inyong church at ng inyong page? Blue ba? Green ba? Rainbow ba? Orange ba? Please decide. Isa pa, font. Pansinin niyo po yung aming mga posts. Lagi po kaming isa lang na font ang ginagamit namin. At kulay ng background, no? Bakit po? Kasi para po magkaroon kayo ng distinctive angat. Para po ma-recall kayo. Sa recall naman, mga kaibigan, ibig sabihin, a qualitative measure of how well a brand name is. Yung bang pag nakita po ang inyong post, ay ano yan? Church yan. Ay ano yan? Sa church ni ano yan? Yan, ganyan po siya. Example po, no? Ano po sa palagay ninyo ang post na ito? Kanino po kaya yan na social media page? Tingnan nyo po, ito po ay mula sa 700 Club Asia. Di po ba? Ang post po na yun ay 700 Club. Ganyan po, kita nyo ang consistency ng kanilang mga posts. Lagi pong ang background nila ay nature o ang background po nila, mga kaibigan, ay mountain. Pero tingnan nyo po ito, ha? Mula sa 700 Club Asia, meron silang 1.7 million followers. Ito po ay sa Twitter. Ayan. O, tingnan nyo po yung simplicity, minimalist type ng post ni Joanna. Oh, I hope I'm pronouncing it correctly. No, correct. Joanna says. Alam niyo po ba na ito sa Twitter account ay meron po siyang 417,000 followers. So grabe, no? Bakit po? Kasi consistent po, minimal, at iyon po ang kanyang branding. So, ano ang sikreto? Tatlong sikreto ng starting a social media ministry. Kailangan mo ng servanthood, kailangan mo ng branding, kailangan mo ng strategy. And let me remind you, pastors, ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, non-negotiable po yan. Pag sinabi pong non-negotiable, hindi pwedeng mawala ang isa. Example, kung tatanggalin mo si strategy, mga kaibigan, no, mga kaipatid, random posting ka, kung ano nalang po post mo, magkakaroon po kayo ng slow or no growth trend ang inyong social media ministry. Kasi po, kung wala kayong strategy, kung ano lang popost nyo, mukha ng pastor mo, happy birthday Jesus, happy lahat na lang popost mo, wala ka kasing strategy. Ngayon, kung may strategy ka nga,
pero wala ka namang branding. Ibig sabihin, walang pagkakilala sa inyo. Ibig sabihin, unrecognizable ang inyong online ministry. Ngayon, kung may strategy ka, may branding ka, pero ang team mo, ang social media team mo naman, walang servanthood, mga kapatid, nothing will take place. Kasi kailangan nyo po ng team na mag-move, mag-mobilize ng inyong social media ministry. Hindi lang magaling, may puso din. Hindi lang matalino, may anointing din. May mata din, may creativity din. Wow! So I hope natuto ka, no? Sa third part ng ating training today, starting a social ministry in your church. Now, gusto ko muna po itong ihabilin sa inyo sa ating pagtatapos. Sa Bible po, sinabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Ito ang sinabi, "In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom, I give you this charge." Ito po ang sinabi niya, "Preach the word, be prepared, in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction." Yan po ay malaking-malaking mandate sa atin ng Panginoon. Preach the word, be prepared in season and out of season. Alam ko po, ngayon marami mga pastors naging excited mag-online ministry. Pero gusto ko rin po itong sabihin sa inyo, darating din po ang time sa aming experience, bababa po ang inyong mga viewers. Mawawalan po kayo ng mga viewers. Ako nga po, sa lahat ng mga preachings ko, whether in my own personal YouTube channel, lagi po akong may basher, may disliker. Huwag po kayong mafrustrate. Huwag po kayong madidepress. At higit sa lahat, huwag kang magsusuicide, ha? Bakit po? Bakit? Kasi po, you have to preach the word to be prepared in season and out of season. Alam nyo, mga kapatid, lahat po tayo nag-i-struggle sa preaching. Di po ba? Bakit po? Kasi mas mahirap po talaga ang mag-preach ng online eh. Lalo po kung recorded. Kasi wala ka namang audience, puro silya. Hindi katulad nung dati, meron tayong mga physical gatherings, di po ba? Nakikita mo yung reaction ng mga miyembro mo. Nakikita mo kung paano sila mag-amen, sumigaw, pumalakpak. Pero ngayon, walang pumapalakpak sa'yo, kundi camera lang na nanonood sa'yo. Mga kapatid, huwag ka ma-frustrate. Bakit po? Kasi hindi naman ikaw ang magbibring ng change at transformation. Diyos yan. Para encourage ko po kayo to preach the word and to be prepared in season and out of season. Meron po ako isang kikwento sa inyo na personal experience ko. Kayo po ba'y nanonood ng concert? Nanonood po ba kayo ng mga concert? Christian concerts, hindi concert. Di po ba sa bawat concert, may tinatawag po na front act? Di po ba? Ano po ba yung front act? Yung pong front act ay ito po siya. Siya po yung mga grupo na mga entertainers, sumasayaw, kumakanta. Sila muna po ang unang lalabas para i-prepare yung pong pinaka-main act, which is yung artista o kung sino man yun. Alam niyo po ba, dalawa lang ang rule pagka po ikaw ay front act entertainer. Number one, galingan mo. Kasi po bakit? Pag hindi ka magaling, ang front act hindi magaling, hindi mag-iinit ang audience. Baka umuwi. Pero ito pa, ang pangalawang rule ng mga front acts, huwag mong masyadong galingan. Ano po ibig sabihin? Huwag mong masyadong galingan, baka sapawan mo naman yung main act. Baka mas magaling ka pa kaysa dun sa main act. Na-discover ko po, tayo po mga pastors, tayo po ay front act lamang ng Panginoon. At ang main act talaga ay si Jesus at ang Holy Spirit. Para encourage ko po kayo, ito po ang aking personal story. About 2 years ago, ako po ay na-invite sa isang conference, a very big conference, interdenominational conference. Ang aking pong audience ay 5,000. Wow, grabe, 5,000, no? Alam niyo po ba, mga kapatid, ako po yung main speaker, ako po yung last speaker. Pero sadly, I flopped. Sadly, I failed. Bakit po? Palagay ko po, yun na po yung isa, o baka nga yun nga po, yung pinaka-pangit kong preaching sa buong buhay ko. Pinaka-hindi magandang preaching. Alam niyo po, pagkatapos ko pong mag-preach, kasi po, during the preaching, wala akong nakikita nagre-react. Ako po, bombastic ako mag-preach, maingay ako mag-preach, nagpapatawa ako.
Nung tumawa po sila, kaunti lang, kaunti nag-e-amen. Nung nag-altar call ako, walang reaksyon. Alam niyo po ba, pagbaba ko po ng stage, talaga pong umiyak ako. Umiyak ako kay Lord at ang sabi ko, God, I failed you. Alam niyo po, maya-maya, may lumalapit sa akin sa stage, sa backstage. Isang matandang babae at ang sabi sa akin, Pastor Reggie, tuwang-tuwa ako sa preaching mo. I am so blessed sa preaching mo. Grabe. Alam niyo po ba, biglang tumaas yung kilay ko, napakunot ang noo ko. Ito pong matanda na ito, dalawa lang nasa isip ko. Kung di nakadroga yung matanda, baka may Alzheimer's. Eh, hindi nga ako na-bless eh. Ako mismo, hindi ako na-bless sa sarili kong preaching. How come you are blessed? Sabi ko doon sa matanda, Nay, bakit naman po kayo na-bless sa aking preaching? Ito pong sinabi niya, pakinggan niyo po ito ha. Ang sabi niya ito, kasi pastor, nung sabihin mo ito eh, God is fighting for you. God will be with you. And God will be for you. Sabi niya, pastor, yun ang sinabi sa akin ni Lord. Bigla na naman pong tumaas ang kilay ko. At ang sabi ko po doon sa matanda, ate, nay, wala po akong sinabing ganyang statement. Wala po akong ganyang sinabi na mga words. At ang sabi niya ay ito, pastor, hindi niyo nga sinabi yung God is fighting for you, God will be with you, and God is for you. Hindi mo nga sinabi ang mga salitang yan. Meron kong sinasabing iba. Pero habang sinasabi mo yung ibang words, yun naman ang pagsasabi sa akin ng Diyos. Yun naman ang kinakausap ako ng Diyos sa ganung mga salita. Doon ko po na-realize, tayo po'y front act lang. At ang main act ay si Jesus. At ang main act ay si God. Ang dapat lang naman po natin gawin, do our best. Sige po, gawin niyo yung lahat ng mga techniques. At kung may alam pa kayong ibang techniques na mas maganda at ideas, do it. I-apply niyo po. Be the front act for God. At pagkatapos niyo pong mag-preach, kumanta, magturo at mag-mentor, iwanan natin si Lord. Bakit po? Sapagkat siya po ang main act sa lahat ng ating ginawa. He is the one that will change, that will transform, that will revive, that will renew the people. Tayo po ay mga front act lamang sa ministry na ito. I hope you learned. I hope na-upgrade ka. I hope na-update ka sa ating Pastor Online training. God bless you. See you again. I want to hear from you. Your comments, your suggestions. Pag-aralan pa natin at sabay-sabay tayong lumago sa ministry ng social media at sa ministry ng online. God bless you and see you next time. Okay. So, come on. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ano sabi ko po sa inyo, ha? Talagang 75 minutes po na nuggets after nuggets after nuggets of wisdom. No? Para po tayong pinasabugan po ng truth bombs, na left and right. And again, just to remind everyone na na-anticipate na po natin na, well, mga pastors naman po ay talagang mga magagaling na mga note takers. Pero nung na-preview po natin tong video ni Pastor Reggie, nakita na po natin na many of us will have a hard time writing all of those wisdom down. Kaya nga po, inuulit po natin, itong FB page po natin, itong The Online Pastors will remain until May 31 of this year, of course. Ha? So you still have 25 days, pwede po ninyo balik-balikan po nga itong teaching po ni Pastor Reggie. And what's more, sabi nga po natin, as promised, tomorrow, kung babalikan po ninyo itong page natin, meron po kaming special na handog po sa inyo, special gift. Actually, si Pastor Reggie po ang may gift po sa inyo nito. Yung kanyang material po ngayon ay i-upload po niya na downloadable po ito para sa inyo. And he is giving you permission to use it in your own churches and ministry. So, come on, pasalamatan naman natin si Pastor Reggie dyan sa mga comment section po natin. Thank you lang po tayo sa kakaibang hindi lang wisdom, kundi generosity ng man of God na ito. Now, as promised, meron pa po tayong around 20 minutes. Gusto po natin i-maximize po ito. So, hindi na po natin papatagalin. Let me now call on the man himself. Ang ating speaker to join me dito po online.
to take your live question and answer questions, no? Yes, kayo na rin nagtanong, kayo na rin sumagot, no? No, questions. So, i-type lang po ninyo yung mga questions po ninyo sa comment section natin. Hindi ko po mapapangako na masasagot po natin lahat, pero we will do our best to answer as many as possible. So again, mag-ano na po kayo, start posting your questions now at babasahin po natin as much as we can yung mga questions po ninyo. I will try to ask Pastor Reggie to answer them bago po matapos ang ating online training. But before that, let me welcome live dito po sa studio, if you want to call it that, none other than Pastor Reggie Santiago. Pastor Reggie, nasaan ka? Magandang hapon po sa inyo, Pastor Manrique, at sa lahat ng mga pastors na nanonood. Thank you so much for watching. Wow, thanks. An honor na nakita ko po kayo ngayon. Ang gandang lalaki mo pala, Pastor, sa internet. Ay, oo nga po, kayo rin po. Salamat po. Pastor Reggie, judging from yung mga comments po ng mga participants natin, talagang makikita po natin na talagang busog na busog po sila. I sense na marami sa mga pastors po natin ay nagkaroon ng mga realizations. And I also sense na baka marami sa mga media team natin ay tinitignan yung mga pastor nila. Hindi ko lang kung nagkikita po sila. No? At sinasabi, sabi sa'yo, Pastor, I told you so. No? So, ano pong ano ninyo as you view yung mga comments ng mga participants po natin? What was your initial sense or reaction po, Pastor Reggie? First and foremost, ako po ay nagpapasalamat kay Lord sa mga nanood, about 500 plus who watched, no po. And also those who gave their comment, maraming salamat po doon. Meron po ako nakita mga na-comment sa pool, sabi ko sa'yo. Yes. Nakita ko mga comments, lumilipad po yon. Although probably yung iba hindi po makapag-comments because mabilis po yung turo. Actually, I have really tried to be slow, no? Hindi po talaga, yan ang aking way ng pag-asalita. Uh-huh. Kasi nga po, pagbilisan ko, baka po hindi mag-gets agad nung iba. So, but again, nakita ko naman po that people are appreciating the teaching and the practical tips and the suggestions. Yes. So, thank you po for that, Pastor Reggie. So, Pastor Reggie, we want to maximize the rest of our time para talagang sobrang sulit. Actually, yung teaching pa lang po, sulit na po. Pero, sige, let's go the extra mile. Total, ginawa na rin po natin ito. So, ano na po natin ito, i-maximize natin ang learning ng mga kapwa po natin, mga manggagawa. Pastor Reggie, hindi po natin na-tackle dun po sa video teaching ninyo, but I'm sure maraming pastor ang nagtatanong po nito. Kasi lahat po tayo ay nagulat, no? If we might use that word, nitong COVID-19, ECQ, at isa sa mga tinaing ng mga pastors ay yung sa kanilang finances. Now, of course, may mga churches nga po tayo na may mga online, no, na giving, may online na banking po silang nakaset up. Mm-hmm. Pero sad to say, and I think many of our listeners din po ay nakaka-relate dito, may mga churches po na wala man lang pong ganung pamamaraan, wala pong mga banking na ano, may mga churches na actually, Pastor Reggie, wala ngang sariling bank account. Mm-hmm. Diba? So, ano po kaya ang pwede nating i-advise sa mga kapasturan po natin na yung nga po ay ngayon kasalukuyang sabihin na po natin nag-i-struggle when it comes to yung giving at yung overall na finances po ng kanilang mga churches? Maraming salamat, Pastor, for that question. Actually, I prepared and anticipated that this would be a problem to many churches. Lalo nung first week, palagay ko, bumulusok ang lahat ng tithes and offering ng maraming churches. In fact, I have a friend sa isang mega church, around 70% hindi kaagad nakapag-tithes and offering because nabigla po sila, no? Pero as the weeks goes on, medyo nagkakaroon na po ng idea. Ang problem lang po natin is dun sa mga churches na hindi po sila marunong mag-online banking, hindi marunong mag-online transfer. Can I share sa screen? Makikita naman po ito ng ating audience at tutulungan po tayo ng ating technical team. May share po ko sa inyo on strategies about online giving. Share ko po ito sa inyo at para po makita lamang po natin. Nakikita niyo na po ba? Okay. So, I think you're now saying. So, ito po yung mga ilang mga strategies to increase online giving. Dalawa pong ano po ito, dalawang nature. Yung pong meron na pong online ministry
at para po mas ma-encourage pa nila ang kanilang mga tao na mag-online giving. Yun naman pong isang part na sasabihin ko ay para sa walang internet, walang online ministry, o paano ba magta-tithes and offerings. So, ito po yung mga basic strategies lamang. No po? Number one, you have to promote online giving. So, that's the number one po yun. How do you promote the online giving? You have to mention the online giving during the service. So, kailangan pong i-mention po yan during the service. No po? So, very important po na tuwing po kayo mag-online giving, kung meron po kayong isang slide na ipapakita, huwag nyo lang pong i-mention by lips. Huwag nyo lang pong i-mention by words. So, i-mention nyo po talaga. Pakita nyo po at medyo tagalan nyo ng konti. So, that's the number one strategy. Okay? Number two po, you have to promote your online giving sa social media. Pag po sinabing online giving sa social media is doon po sa page ng inyong mga church, ay gumawa ulit po kayo ng isang post na nakalagay po doon ang inyong bank account, nakalagay po yung GCash, ang inyong Paymaya, or if there is, kung meron pa po kayong ibang klase ng online giving na gusto po niyong gawin, it's okay naman. Wala pong problema yon. But dalawa po yon during the service, at the same time po ay ipromote nyo po sa inyo pong social media. Okay, may pangalawa po na strategy o para po ma-increase ang online giving is make giving mobile friendly. Ano po yung make giving mobile friendly? Yung po mga businessman natin sa church, alam po nilang mag-bank transfer. That's given, Pastor Manrick. No po? So alam po nila yan kasi po meron na po silang technology dyan at yun naman po ang sistema talaga ng mga businessman. Pero yung po mga ordinaryo na mga tao, usually, paano ba sila magbibigay? Hindi sila nakalabas, hindi sila makapunta sa church natin. Ang pinaka-best po na mobile-friendly giving strategy is GCash or Paymaya. Kasi po, si GCash, kahit sa cellphone po, kung may GCash app lang po sila, they can do that. No? Or if kung wala man po silang app at alam po nila yung GCash ng church, they can go to 7-Eleven. I think may mga pay centers po tayo, mga sanglaan na tumatanggap po ng mga GCash payments. So they can go there or they can just deposit it o makideposit sila. So that is mobile friendly. Madali po, via cellphone lang, pwede ka makapag-transfer ng pera or hindi. Okay, so pangatlo po na pwede po nating strategy is this, say thank you. Ano po ba tong say thank you or say thanks, no? Pag po kayo ay nagtuturo po ng preaching o kayo po ay nagpapa-tithes and offering sa internet, huwag po niyong sasabihin ng ganitong mga salita. Huwag niyo pong sasabihin na kung lahat, kung gusto niyo magbigay, magbigay kayo itong aming bank account. That is a no-no sa online. Ang gagawin niyo po ay laging thank you. Ganito po siya, no? Halimbawa po, ando po kayo sa tapos ng preaching ninyo at gusto niyo pong pumasok dun sa tithes and offering, sabihin niyo po ay ganito, maraming salamat po sa inyo, sa lahat na nagbigay, salamat po sa mga nagbibigay, at maraming salamat po sa lahat na nagtatithes, pagpalaing kayo ni Lord. At para po sa mga nais pang maging bahagi ng ministry nito, ipa-flash po namin sa screen ang ating pong bank accounts, GCash, Paymaya, and other bank accounts. So, but always say thank you. So, wag po, kasi po, during the physical gathering natin, Pastor Marek, we always say, magta-tithe sa tayo. Pumunta na kayo sa harapan. Magta-tithe sa kayo. This time, we are in the virtual po tayo. So, masakit pong pakinggan pag po in-encourage natin sila or inutusan natin silang magbigay. So, ang best po nun is to say, thank you for giving. Kahit po hindi pa sila nagbibigay. Kaya po yung hindi nagbibigay, dahil pinasalamatan mo na, kukonsensyahin na rin, magbibigay. Okay po yan. So there's another one called shared stories, how donations are being used in the church. Very important po ito. Napakalaki po nitong advantage. Ano po? That you have to share stories. Paano po ba dinala? Okay, halimbawa po, sabihin nyo po that tayo po ay tumulong, tayo po ay nagbigay ng relief, at bahagi po ng inyong mga tithes at inyong inoffering or ng inyong po mga pinledges ay ang ating pong church ay nagmobilize because many people today are now locked down in their homes. Mm-hmm. So, share stories, no po? And isa pa po na how to strategize online giving is to create targeted community outreach. Ano po ito, to create target community outreach? Ang ibig pong sabihin nito, gumawa po ngayon yung church kahit po wala po kayong pera, no? Kahit wala po kong pera at hindi po mataas ang tithes and offering, gumawa po tayo ng community outreach. Bakit po? This time po kasi people are needing help. They need help. Okay? Sa sample lang ko po kayo. Okay lang po ba, Pastor Manrick? Sample lang ko yes, po. Yes, of course, of course. Uh-huh. Yesterday po, pinost po namin ang isa po namin ginawa na community outreach. Ang tawag po nito is The Milk Project. Ito pong Milk Project, dati po, nung mag-start po ang ECQ,
at na-extend pa to, ang ginagawa po namin, nabibigyan kami ng PPE, alcohol, mask, yun po ang ginagawa namin, bigas, or the usual. Maganda naman po yung nagiging response, but there is a great difference po nung ang tinarget lang namin, Pastor, ay bata. No po? Gatas. No? Gatas ang tinarget namin. So what we did was, yung isa naming pastora, yung katabi ko dyan sa picture, siya po ay nakaisip kasi siya po ay mother na, tumulong po siya on her own capacity sa mga nanay no na walang panggatas. So sabi niya sa akin, ang problema, Pastor, nung nag-post daw siya ng kanyang personal post, inulan siya ng mga comments at mga paghingi ng tulong. Sabi sa kanya, huwag mong gagawin yon, let the church do it. So ang ginawa po namin ay nag-repack po kami ng kokonti lang po katulad nito, and then all of us pinost namin. Alam niyo po, 2 minutes lang, 3 minutes lang. Ang dami na pong nag-like, ang dami na pong pumunta sa page namin. Kasi po ang instruction namin is to go to our page, like the page, share the page, and then mag-comment kayo ng pangalan nyo, number nyo, at address nyo, and we will get in touch with you. Alam nyo po, in just 2 to 5 minutes, ang amin pong page, mga kaibigan, alam nyo po ba, umakyat po ng mas mabilis. Mm-hmm. Yung mga nag-like at nag-follow. Bakit po? Because there is a target community. So ito po yung mga pinakita namin na ilang mga pictures ng bata. So syempre pagka bata, medyo cute yan, di ba? Pag matanda na, nakakata-cute na. So, di ba? So ganun po siya. So number 3 po, or lastly po, para po tayo makapag-strategize is this. So ask partnership with your committed people. Okay, ito po yung para sa mga wala pong online. Mm-hmm. Po, na walang GCash, wala po silang bank transactions, wala pong bank transfers, or wala pong way to do it. Meron po akong sinadya sa isang pastor, actually from the province, from the north. Sabi niya, Pastor, from Batanes to, or from malapit na po sa Batanes. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, itong gawin mo. Kung wala kayong internet, sapagkat may problem ang iba sa internet, hindi ka naman makakapunta sa bahay nila during this time, tawagan mo. Anong tatawagan mo? Sinong tatawagan mo? Hindi miyembro mo. Ang tawagan mo lang yung sa palagay mo, i-analyze mo muna, Pastor, yung sa palagay mo ay committed sa inyong church. First and foremost, tayo pong nasa G12, basically, ang mga committed na sa atin, mga cell leaders natin. Di po ba? So, ang ating pong mga primaries, ang ating pong mga nagpa-process, yan po yung mga committed na halos. So, tawagan mo yan and build your relationship with them. Pero huwag ka munang manghihingi. Kumustahin mo lang, nag-pray mo lang. Sabi ko, Pastor, siguro hindi mo kailangan ng internet para ikaw ay tumawag. So mag-load ka, ikaw na yon, sakripisyo mo na ng konti, tapos tawagan mo. Tinawagan po niya. Ang ginawa po niya, Pastor Marek, tinawagan po niya yon. Alam niyo po ba, that nung pong first and second week, wala po nang tithes daw. Pero nung pong tawagan niya, the following day lang po, that is Sunday, Monday po, alam niyo po, may pumupunta sa church, may nagpapadala ng manok, may nagdadala ng pera. So, alam niyo po, pinaabot yung pera. Tapos biglang may nag-text sa kanya, Pastor, gusto ko magbigay, paano kaya? Pupunta ba ako? Pupunta ka ba sa amin? Or hindi ko alam. So, ano po yon? Ito po kasing ECQ natin ay nagkaroon po sa atin ng social distancing or physical distancing. Malayo po tayo, no? Dito po ay nagkakaalaman ngayon kung kayo po bang mga pastors o tayo po bang mga pastors ay may relationship sa ating tao. Kasi po, baka ang relationship lang natin sa ating tao ay palpit relationship. Yes. Ibig sabihin po, hanggang doon lang tayo, pero hindi naman po tayo nila kilala. Magaling nga po tayo, pero wala naman po tayong pakisama. So ngayon po, magkakaalaman ngayon during this crisis. So sabi ko doon sa pastor, build your relationship. Mm-hmm. Hindi lang po yun, analyze po na dapat ng mga pastor, sino kaya ang pwedeng makatulong during these times. Tawagan, i-contact, at huwag muna pong hingan. Ang gawin po ay ipag-pray muna. Siguro pangalawang beses, ang gawin po ay kumustahin lang muna, and then build the relationship. And then magugulat po kayo, mga pastors, magugulat po kayo, bigla na po silang magbibigay sa inyo. So as far as I'm concerned, this is one of the practice na palagay ko po ay makakatulong po sa atin. Okay, thank you so much. Again, we gained a lot from that wisdom. So again, relationship po, ha, mga pastor, napakahalaga po. At dito din po nagkakaalaman, ha, yung lalim ng relasyon po natin, hindi lang sa mga tao natin, but maging sa komunidad po natin. Pastor Reggie, pagbigyan naman natin ng mga yung mga medyo technical na mga questions. So basically, madami tayong question, pero it boils down sa mga gamit. Mm-hmm. So
ano daw yung mga, let's say, mga marerecommend ba ninyong mga camera equipment, yung mga tools na ginagamit for live stream. So paano po natin masisimplify ito na maintindihan po ng mga pastor natin at mga head ng multimedia? So okay. Any recommendations daw po? Okay po. Kagaya po ng binanggit ko kanina, kung wala naman po, kung marerecommend ko po sa inyo, kung meron po kayong professional cam, that will be a great a great advantage. Pero kung wala po, handycam will do. Okay? Tapos po, kung wala pa po kayong handycam, cellphone. Pero I would recommend yung matataas po na cellphone. Promote ako ng konti, iPhone is good. No, Samsung is good. Yung magagandang mga camera. So ilagay na po natin siya. So pwede po natin gamitin yan. Okay? Tapos po, yung ginagamit po natin ngayon na pang stream, pag live ay OBS or Open Broadcaster Software. So, libre naman po yan sa internet. They can download it. Meron naman pong tutorial yan sa YouTube. Ano po? Ngayon, kung gusto nyo po na medyo hirap-hirapan nyo ng konti, yung ginagamit ng Horizon, yung VMix. Yan, medyo magaling-galing po yan. Ano? So, VMix, pwede pong gamitin po yan. And then, I am suggesting kung hindi po nyo kayang mag-live, kasi po, sa live po kasi yung talagang real-time na nagla-live. Ano po? Kasi sa real-time po, lahat ng mali lalabas po yan. Okay. Wala pong time to edit, no po. Lahat ng sintonado lalabas. Lahat po ng mga namalikan na verse, namalikan na story, tumululaway mo, tumalsiklaway mo, lalabas po yan. So, I am suggesting po dun sa mga nag-uumpisa, i-record po. I-record. Kasi po, mababalik-balikan nyo po yan. Kung may mali po kayo, ay siguro mga 10,000 takes para po maitama lang po natin ng konti. Sa computer po, kayo, pag po basic laptop will do, may spec po dapat medyo mabilis kasi importante po yun. Yung pong iba dito, siguro yung mga specs na sinatanong po nila, mamaya sagutin ko po na lang siguro yon kasi po yung iba medyo masyadong technical, baka po yung ibang nanonood hindi po nila alam yon, baka po akala nila nakakain pala yon or hindi. Okay, so pero you need computers, OBS, VMix, yun po for your editing. Okay. Okay po. Kala ko yung VMix nga po, kala ko BMEG. Di po ba parang palay po yata yun, no? Para pagkain ng ano? Pagkain yata ng mga manok po yan. Opo. Okay. Pastor, may tanong din po dito. Pagbigyan natin kasi kasama po natin na nagsimula nitong nag-isip po nitong online training. Si paring Loy Gatchalian. Opo. So, meron po silang FB page at meron din po silang YouTube. Yes. So pagkatapos daw po ng, I think marami rin po may tanong po nito, no? So pagkatapos po ng FB Live, ay usually nililipat na po yung file sa YouTube. So ang tanong po niya ay kailangan po bang tanggalin ito sa FB, sa Facebook, or just let it remain there? So mangyayari, magiging dalawa na po ang file, meron sa FB at meron din po sa YouTube. Okay po. Huwag niyo pong tatanggalin. Kay Pastor Loy po at sabaka probably yung po ay nagiging practice ng ibang mga pastors. Huwag niyo pong tatanggalin ang inyong post sa Facebook. Huwag niyo pong tatanggalin. Huwag niyo pong itatransfer agad sa YouTube. No po? Dapat po meron pong file kayo na video streaming niyo ng Facebook at video streaming po ng YouTube. The reason for that, magkaiba po sila ng audience. If I may, Pastor, may share ulit po ako sa screen. It's okay. Share sure. Ko lang din po ulit sa inyo. Para lang po makita po ninyo kasi po magkaiba po ang audience po ni YouTube at saka ni Facebook. Okay po siya, no? Sa Facebook po, meron pong 4 types of Facebook users para malaman nyo po ang target audience nyo po. Okay? Number 1, may tinatawag pong relationship builders. Okay? Number 2, meron pong window shoppers. Okay. Number 3 po, merong town criers. At number 3 po ay may selfies. Okay. So, mula po dito, makikita nyo po kung ano pong uri ng audience ang nanonood po sa inyo. Okay? I-define ko po siya isa-isa, Pastor Mandrick, no po? Para po dun sa iba. Baka akala po nila ng window shoppers ay yung mahilig sa online selling. Hindi po yon. Okay. Ano po ba itong relationship builders? Ang relationship builders po ay, ang tingin nila sa Facebook is an extension of their offline life. Yun po ang relationship builders. Tingin po nila, yun ang extension ng buhay nila. No? Sabi nga po ng isang nag-comment, Facebook helps me to express
to express love to my family and let my family express love to me. Okay? So, dyan po, nagsabing relationship builders, hindi naman po nag-ahanap yan ng relasyon. Hindi po. Kundi po, dyan po na i-express ang kanilang feelings to their, para sa kanilang family and their families to them. Yan po yung mga unang audience na kina-target ni Facebook at nag-use ng Facebook. Another, bago po yun, sabi doon, Facebook is not just an open virtual social society, but rather a mini-hub site for personal storytelling where information freely flows between friends and families. Kaya nakita niyo po, kaya nga po sa Facebook, we request friends and ina-accept nila tayo, padamihan ng friends. So bakit po? This is a relationship building site, relationship building app, relationship building social media platform. Okay, so may pangalawa po siya na target or pangalawa pong user ni Facebook, yung pong window shoppers. Okay, sino po ba itong window shoppers? Hindi po ito yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, ha? Ang ibig po sabihin ng window shoppers ay people watching people. Ayan. Ito po yung mga tao na wala namang ginagawa, hindi nagla-like, hindi naman nagpo-post. Yung pang browse lang ng browse, no? Diba? Ganun lang ng ganun. Tinitingnan lang yung mga kaaway niya, yung ex niya, yung crush niya. Okay, tinitingnan lang niya. Okay, tawag po dyan is mga window shoppers. Wala silang pakialam, pero sila po ay nagbabrowse. Okay. So, pag po kayo ay nag-post, pag po kayo ay nag-online, tatamaan nyo rin po sila kahit papano. Lalo na kung oras na ng Panginoon para sa buhay nila. Okay, so very important po yun. Pangatlo po, may tinatawag tayong town criers. Ano po yung town criers? Ito po yung mga users ng Facebook. Sila po yung mga self-styled or professional journalists. Yan. Yan po yung mga, pansin nyo po, sinara kahapon ng ABS-CBN, ang dami ng journalist kahapon. Yes. Di po ba? Nung una pong pumutok ang Taal Volcano, ay volcanologist ang lahat. Mm-hmm. Di ba? Nung pumutok po ang COVID-19, virologist tayo. Di ba? Nung pong tayo ngayon ay, nung pong ngayong kinewestyon ng Malacanang si Vico Soto ay political analyst ka na. Mm-hmm. Tapos nung na-board ka na, lahat ng challenge kinuha mo, pati math. No, mathematician ka na ngayon. So, iyan po yung mga self-styled or professional journalists. Okay, pangalawa po sa ano ay mga activists. Okay, sila po yung mga aktivista, yun yung mga lagi may hinaing sa gobyerno, may problema sa kapitbahay, sa kapitan, sa mayor, sa relief, sa amelioration program, etc. So, iyan po yun. Another po sa part ng town criers ay mga sellers, no? Yan po yung mga nagbebenta. Okay. At pangatlo po, at dito po tayo pumapasok ang church. Tawag ko po din is mga organizers. So, yan po ay, kaya most of the churches nasa platform po ng Facebook. Facebook. Okay. Okay. So, another po yung tinatawag na the selfies, alam naman po natin, lahat na lang ng ilong, lahat ng anggulo, pati noo, pati batok, pati likod, pati gilid, okay? Yun po yun. Ang problem ko with the selfies generation today is that FB contributed to the myth of the narcissistic millennial. So, ang FB nag-contribute pa para sa mga may self-lovers. Okay naman pong mahal ng sarili, pero yung sobra, yung narcissistic, iba po yun. Ha? Okay, so yun po siya. Selfies. So, sa apat po siya, di po ba? Relationship builders, the window shoppers, the town criers, and the selfies. Pagdating naman po kay YouTube, Pastor Manrick, meron naman po siyang audience. Okay? May particular audience po siya. Did you know that 70% of millennial YouTube users watch a YouTube video to learn how to do something new? Okay. Or learn about something they're interested in. Ayun. So, ang audience naman po pala ni YouTube ay mga millennials na merong gustong matutunan. Okay. Kaya nga po ngayon, dati, pag gusto mong matutong kumanta ng instrumento, kumuha ka ng tutor. Di ba? Ngayon po, YouTube na, Pastor. YouTube. So, ang tawag ko po sa kanila, YouTube babies. No? Turo ang mag-gitara, turo ang kumanta. YouTube na lang. And another fact muna po, 59% of Generation Z, ibig sabihin, 16 to 24 years olds have increased their YouTube usage since last year, 2019. So, pansin nyo po yun, 16 to 24 and the millennials are on YouTube. Okay? So, nasa YouTube po sila. So, sino-sino po yung mga nasa YouTube? Yung po mga viral vixen. Ano po itong mga viral vixen? Ang technical word. Viral vixen, yung mahilig magpa-viral sa sarili. Aha. Ay, yung mahilig po ba-viral sa sarili, dyan po lumalabas muna. Okay? Yan po yan. So, sila po yung mga audience natin. Sino pa? Yung mahilig mag-share ng viral video, no? Meron naman mga obsessed fan, no? Yung po mga, meron po matataas ang mga subscribers sa YouTube,
marami pong tao pumupunta sa YouTube para lamang panoorin ang kanilang paboritong artista, paborito pong vloggers. Vlogger, dyan po siya. Tawag ko po dyan is the obsessed fan. Meron naman po tayong mga vloggers, no? Ang ating pong pastor, ang ating mentor, si Pastor Rafi, ay vlogger na ngayon. Yes. Congratulations, Pastor, ha? Congratulations, okay? At meron po na last is called the student. Ano po yung the student? Sila po yung gustong mag-aral. Kaya po sa YouTube, you will see merong hacks. Yan, di ba? Yung mga hacks. Yes. O, paano matutong mag-ganito? Paano magkulot? Paano mag-makeup? Yan po. Yan po yung mga audience na yan. Okay? So, in that way, may tatamaan po kayo. So, if I may suggest to Pastor Loy is, pwede po, ano po, huwag niyo pong burahin ang inyong pong Facebook na worship online. At pagkatapos po ay, kumuha lang po kayo ng copy, upload po kayo sa inyong YouTube channel. Okay. Thank you so much for that, ha? So, magkaiba ang audience ni Facebook at ni YouTube. Opo. Ngayon, may nagtatanong din po, Pastor Reggie, yung mga churches po na twice a per Sunday nila pinopost ang kanilang FB Live. Let's say, isa sa umaga, 10 a.m., isa sa hapon, 5 p.m. So, ang ginagawa po nila ay after 10 a.m. na kanilang FB Live ay tinatanggal po muna nila ito and then nire-re-show na lang po ng 5 p.m. So, okay po ba ito? Is this okay advisable? Okay po yun, Pastor. Kasi po, may mga tao pong hindi makakapanood ng 10 a.m. most probably. At gusto po nilang manood ng hapon. Lalo po, if your church or ang ating mga churches may multiple services. So, meron na po yung fixed audience noon pa man sa physical gatherings natin. So, pwede po yun. Pero ito po, at the last po, ang mare-remain po sa Facebook page po ninyo, dapat ay yung may pinakamalaking viewers. Okay, po yun ha. So, halimbawa po, sa umaga po, 10 a.m., ang nag-view po sa inyo ay 5,000 or 4,000. Sa hapon, di, ang gagawin nyo po, i-hide nyo muna yon. Huwag nyo pong i-delete ha. Huwag nyo pong i-delete yun. Pag dinelete nyo po yun, wala na po yun. So, i-hide nyo muna po. Tapos po, mag-rebroadcast po kayo ng hapon. 5 p.m. or 3 p.m., it's up to you kung ano po yung service nyo. Pero huwag nyo pong gagamitin yung premiere na word. Wag po sa mga pastors na nakakita po ako ng word na premiere. So wag pong premiere. Gamitin niyo rin po is live pa din kasi po para akalain ng mga tao hindi po replay. Yung po kasing premiere replay po yun eh, replay. So tapos po at the end of that broadcast yung isang broadcast ng 3 p.m. or 5 p.m. compare niyo po yung number of views. Okay? Pag po ang pinakamalaki ay yung umaga, yung po ang iwanan niyo. So para po makita po ng mga tao ang laki ng view. Okay? Tapos po, ito po'y aangat pa po ito habang po Lunes, Martes, Merkules kasi may mga manunood pa, tsaka yung siniran yung manunood pa po yan. Okay. Ayan po, ha? So, okay lang daw po yun, yung ganong klaseng practice, ha? And then, at the end of the day, compare kung sino ang mas malaking view, siya ang i-retain natin sa ating mga respective na FB page. Pastor Reggie, may nagtatanong din po about yung mga copyright. Yung nga, lalo na, I think, marami sa atin na encounter natin ito na parang na-flag po tayo ng Facebook, no? Sa mga praise and worship po ba na, so paano po ba ang, ano dyan, ang kilos po dyan na, yung nga, yung mga copyright po ng mga kanta, ano po ang advice po natin sa mga churches pagdating sa praise and worship? Okay po, maganda pong tanong yan kasi kami po nakailang experience na kami po yung na-mute ng Facebook. Di ko alam, Pastor Manrick, kayo po ba yung na-mute na rin? Pero na rin. Opo. Kaya po minumute ni Facebook kasi po ibig sabihin meron pong mga bansa or meron pong mga composers, arrangers or producers na hindi po nila ina-allow na i-play nyo po ito in an open broadcast. Okay. Ang gagawin po ni Facebook ay pag nakita po niya, narinig po niya sa algorithm po nila, sorry po for that word, na pinlay nyo po yan, imumute po niya automatic ng kanilang robot. Okay? At magsesend po sa inyo ng notification. Okay? Sa notification po, may nakalagay po doon, i-dispute nyo lang. So, pag sabi po i-dispute, magpaliwanag lang po kayo ng konti. Tapos, turn on the audio again. Okay po? So, turn on nyo lang po yun. So, pag turn on nyo po, babalik na po uli yung sound niya. Pangalawa po, na gusto ko pong tip, tuwing po kayo maglalabas ng praise and worship, whether live streaming, real-time, or recorded, bigyan po natin ng credit po yung song.
kung sino po ang composer, kung sino po yung kung ano pong album, bigyan po ng credit. Para po kung sakasakali po kayo po i-demanda, ay sinasabi nyo naman pong hindi sa inyo yan. No? Ayun. Hindi po sa inyo yan. Kumbaga sa ano, ginamit nyo lang po. Sa ibang bansa nga po, Pastor Manrick, bawal po talaga yan. So you really have to ask for permission. Okay? I think it was CCF. I think that for many, many years ago, nangyari po sa kanila yan. Kaya po sila nakakatugtog na ngayon ng mga tugtog ng mga ibang mga magagaling na songs. They ask for permission. Siguro po, if I may ask, kung meron pa po tayong panahon, siguro sa mga susunod pa, mag-ask din tayo ng permission sa Hillsong. Di po ba? Pwede po ba namin kantahin yung kanta nyo? Ayan, something like that. At least para po meron tayong legality. Pero kung wala naman, yun lang pong dalawa ang akin po ina-advise. Okay. So unless we come up with our own songs, no? Pastor Reggie? Opo, yun po. Ang problema lang po sa pag nag-come up kayo ng inyong songs, pag po kayo nag-online, hindi po nila alam yung kanta nyo. kayo lang po. Baka po pagka umpisa pa lang ng praise and worship, umalis na po agad sila. Dahil hindi po nila alam ang kanta nyo. Yes, maganda kasi mga songs na kahit paano our FB viewers can also sing along. Yes, huh? Opo, opo. Balikan niyo po yung mga This Is The Day I Have Decided to pa. Wala pong copyright yata yun. Hindi po, joke lang po yun. Joke. Tsaka yung ano, yung May Storm I Can Smile at the Storm pabata yata yun. hindi ko na po naabutan po yun. Ganun ba? Oh. Pareho tayo. Pareho tayo. Hindi ko naabutan yan. Planet shakers ako eh. ako Elevation po. Wow. Ano. Okay. So, Reggie, may time ka pa po ba kayo? Yes. So, okay lang po. Kahit past 4 na po tayo, ha? Yes, okay lang po. Sige. So, we'll go through this quickly. So, medyo na napahapiyawan na po ninyo ito, pero merong mga nagtatanong rin po kasi, ano ba ang pros and cons ng live? Pag sinabing live, I think ang ginagawa nila, yung parang ginagawa po ninyo, Pastor Reggie, right? Yes. At 10 a.m., you are actually in your church preaching live. Opo. And at the same time, it is broadcast live. Whereas yung karamihan sa amin, like sa amin po, sa church po namin, sinasabi namin FB live, pero ang totoo po nun, pre-recorded po lahat. So ano daw po ang pros and cons tong dalawa? Okay po. Kami po, personally, sa Rain M po, sa church po, is kaya po kami nagbo-broadcast ng real-time live. Because ever since wala pa pong ECQ, kami po ay nabobroadcast na ng ganon. So, to create consistency, ganon na po ang aming ginawa. So, kami po ay nabobroadcast ng live. Okay po yun. Para po dun sa mga hindi po kakayanin po yun because of distance, because of bawal po kayong lumabas as of the moment, mag-advise po ako na recorded, pre-recorded. Okay. Ano po ang advantage po ng live? Yung pong katulad po namin na real time, the emotions are there. Okay, so yung pong emotions nyo, bigay na bigay kayo. Kasi po bakit? Pakiramdam nyo po kasi, psychologically speaking, may nanonood po sa inyo talaga ng buhay na nanonood, nag-i-interact. Hindi po katulad ni recorded, hindi po maibigay ang emotion. Siguro po yung mga pastors can relate to me, no? Nung una po kayong mag-record, hindi po nyo maibigay, no? At mas napagod po kayo yata sa recording kaysa sa actual na nagpipreach kayo ng live. Totoo po, no? Opo. Nakakapagod. Lalo po kung nakailang take kayo, yung bang nasa kalahati ka na, sinabi ng tech mo, lobat pala yung camera, no? O kaya hindi ko pala na-record, wala palang sound. Naku po, Panginoon ko. So, yun po ay problem. Okay, so, ang problem po with the live streaming or real time streaming is this. Pag nagkamali po kayo, wala nang bawian. Yun po ang problem nun. Ang kagandahan naman po kay edit, pwede po ninyong magpakat kayo ng magpakat, mag-retake kayo ng mag-retake hanggang ma-master nyo po ang lahat ng inyong sasabihin. Di po ba? For example, meron po kaming dating live streaming namin, dahil real time po siya, alam nyo po ba, ang damit po niya ay okay naman, pero nung tamaan siya ng ilaw, bakat pala siya? Aha. Okay, so dali-dali po ang tech namin, inangat bigla yung camera, di po ba? Kasi dahil po makikitaan itong babae. So supposed to be po dapat hanggang sa baba ang kanyang ano, ang kanyang ang focus, ang shot. Opo, itinaas tuloy namin. Ang dahilan po dahil nul lang namin nakita nung tamaan siya ng ilaw. Kasi po naka real time kami. Pero kung kayo po ay naka tape, naka-record po, makikita nyo po kaagad dyan. So at least magpalit ka ng damit. So ang advantage po ni
advantage po ni Record is that ma-refine po niyo ang inyong mga sasabihin at babait po kayo. Sa real time po, pag in-emotion kayo, lahat ng sasabihin niyo, yun na po. Yes. Uh-huh. Opo, ganun na po yun. Okay, so it's up to our pastors, ha? Na kayo na po mag-weigh ng pros and cons po. Do baka magandang suggestion po sa kanila, Pastor Reggie, is kung nagsisimula pa, baka mas magandang recorded. Yes po. Diba, no? Pag medyo nakasanayan, then baka mas malaking percentage they can now do live kasi medyo nakasanayan na po ng konti, may konting mastery na po. Opo, ha? Pastor. Tama po kayo, Pastor. Pag sag-uumpisa po, record lang muna po tayo. Okay, may tanong po tayo dito sa from UAE. So pagbigyan po natin, no, kasi ang layo pa ng kanyang pinanggalingan, no, na masahe pa po ito. Opo. Si Jomnar Hernandez. No? Mm-hmm. So sabi niya, Pastor, since nag-start ang lockdown dito, ay nag-turn sila sa Zoom at nagkaroon daw sila ng 300% increase sa kanilang attendance, no, via Zoom. So yun po. So ang tanong po niya, ano po masasabi po ninyo dito? So I think ang baka ina-assume niya is, paano kung na-lift na yung mga ECQ at baka pwede na ulit mag-gather? So, parang tingin ko, ang tanong po niya is, should they go back to the old normal? Or ano ba, ituloy-tuloy na ba nila itong new normal? Total, kasi nakakita po sila ng 300% increase sa kanilang attendance via Zoom. Okay po. Kung ang kanila pong worship service ay via Zoom, mapalad po kayo sa UAE po, Pastor, no? UAE, kasi po mataas po ang internet nyo dyan, malakas na po. Sa Pilipinas po ay ikot lang po ng ikot ating mga internet. Ano po, medyo may problem po tayo dyan. Kung kayo po ay may 300% of increase ng inyong attendance, that's a good start. Yan po ay i-maintain po ninyo. At kung makikita nyo po ang pagbaba o pagtaas nyan o pagplato kung pagkatapos po lahat ng mawala na. Kasi po ganito siya. Kaya po automatic po tumataas ang attendance natin sa viewers ngayon. Ano po? Dahil no choice po ang tao kundi manood lang eh. Kasi because they cannot go out from their house, wala silang dahilan kundi para manood lang. Kaya po mataas siya. Pero gusto ko pong sabihin to, pag po nagbalik tayo sa usual, when I say usual, whether new normal, bababa na po yan. Okay, bababa na po yan kasi may dahilan na po ang tao para hindi muna kayo panoorin ngayon. So if I may suggest, babalik po kayo dun sa normal pong physical gathering, di po ba? Pero po mag-online pa rin po kayo. Para po pag nag-online po kayo, yung po namang mga dati po ninyong o hindi pa po nanonood sa inyo ay makapanood. Now, ito po ay trade secret. Na-share ko po sa inyo ito, Pastor Manry, kanina at share ko din po sa inyo. Sa lahat po na nakikinig po sa akin, nanonood ngayon, tayo pong lahat, may suggestion po ako. Bago po tayo bumalik sa actual or usual na may physical gathering, di po ba tayo po ngayon nag-online? Di po ba, ministry? Ako. Mga 2 to 3 weeks before that, kung nakakapana po natin, ang inyo po mga online ay i-boost nyo na. Okay? Sa Facebook po ay may tinatawag na boosting. So, pero wag muna po kayong bibili nung, binibili po yun, okay? 3 days siguro. Ang dahilan po noon para po mas marami kayong ma-reach na hindi po nyo dating nare-reach. Para po pagka umalis na po yung inyong mga dating na-reach, yung po mga bago nyong nare-reach, nakakonect na po agad sa inyo para po hindi agad siya bumaba. Kasi po yan, my anticipation is that baka po bumulusok yan. Kasi po, bakit po? Kung kayo po ngayon may 3,000 viewers, may 1,000 viewers, pagdating po ng the usual, babalik ulit po kayo sa 700, ganun po siya. So boosting is very important. Doon po sa nagtanong sa atin sa UAE, tuloy nyo lang muna po yung Zoom nyo ngayon. Tapos po, tingnan nyo po kung mag-workout ulit po yung Zooming ninyo pagka na-lift na po lahat. Pag po hindi nag-workout, gamitin nyo na lang po yung Zoom ninyo sa inyong private meetings, private mentorings, wag na po sa public. Okay. So I hope nakatulong yan, ha, yung sagot po ni Pastor Reggie sa inyo, Sir Jomhar Hernandez. Siguro mga last 2 questions lang tayo, Pastor Reggie, no? Just to also honor your time. May nakapansin siguro kanina yung nagpapakita po kayo ng mga snippets po ninyo na ang color ng stage ninyo ay color green. So meron pong na-interesado po dito nagtanong, what's the story behind yung color green? Wala po, napagtripan lang namin. Hindi po. Ang reason po, because ang colors po ay may psychology.
Okay, so ibig pong sabihin, halimbawa po, ang blue po ay kalimitang it creates gloomy feeling. Okay, so kung ang inyo pong background ay blue, okay, sa church nyo po ito ha, at kayo po ay may dalawang oras na magsiservice, medyo baka antukin po ang miyembro nyo. Okay po yan. Pangalawa po, pag po naman white, wide naman po ang tingin, di po ba? Kanya lang po, ang problem po kay white, medyo pagtubatagal po kayo nakatingin, nakakasawa po siya. That's why yung pong ilaw ay binibigyan siya ng accent kung meron po kayo mga LED lights. Now, kami po ay green because ang green po is a color of learning. So, according to psychology, yung pong kulay green, it stimulates the brain to be activated, to be hungry sa information. Kaya po, sinadya ko po na green yun. Okay, sinadya po namin yun. Hindi po namin na pagtripan lang yun talaga. Okay. Sinadya po namin yun. So, if I may suggest, no po, ina-advise ko po sa mga pastors po ito, baka po pwedeng bago po uli, bumalik tayo sa physical gathering, no? Ayusin po natin yung stage natin. Tanggalin nyo muna po yung mga kortina. Pwede po ba? Okay? Alisin nyo po yung mga kortina, tsaka po baka po hindi pa nalalaban. Okay? So, make it plain. Kasi bakit po siya plain na medyo may accent ng lang ng konti? Ang dahilan po nun, para pagka tumayo yung pastor, o yung ano, hindi po yung maraming nakakapagod sa mata. Okay? May nakita po akong isang church, may halaman, may bulaklak sa harap, may tarpaulin sa likod, nandun pa yung projector, nandun yung TV, sobrang dami po. So, again, less is more, more is less. Okay. That's very good, Pastor Reggie. Siguro mga last two na lang po, no? Apo. Para daw sa mga pastors na talagang naka-lockdown, hindi man lang po makalabas ng bahay or ang layo ng church nila sa kanila. So wala po silang option except to record at home. Mm-hmm. At wala po silang mga equipment. So basically, baka cellphone lang po. Ano po ang best advice po ninyo sa mga kapastoran po natin na ganun ang kanilang sitwasyon? Okay po. Again, kagaya po ng binanggit ko kanina, a cellphone na maayos ay enough. Okay? Mm-hmm. Pangalawa po, i-tripod nyo po. Huwag nyo pong ilagay sa libro, sa upuan. Pangatlo po, find a good spot in your house. Kasi po, may nakita akong pastor, nag-Facebook live po siya, preaching ng church, pero ang background po niya ay kusina. Kita ko yung ref, kanya pong plato at mga baso. Hindi po yun good spot. Maghanap po kayo ng good spot sa bahay, i-record nyo lang po yun, and then yun po siya, para po maganda lang. Okay? Para po maganda. Huwag pong basta-basta lang sa may nakita po kayong bintana, pwede na. Huwag pong ganun. By the way, bago po kayo, gagamitin nyo nga po pala, mga kapatid, na pag po kayo ay magre-record, ay huwag po itong camera na to, ha? Huwag po yung front camera. Kasi po, pag nag-front camera po kayo, baka pag nagpakita kayo ng slide nyo sa TV, baligtad po yun. Okay? So, may nakita na po ang ganyan, baligtad. Ang gamitin nyo pong camera ay yung back camera. So, kung kayo po ay magpapakuha, naka-back camera po kayo. Huwag po yung front. Okay po yun, ha? And then find a good spot. Then, pwede na po kayo mag-live. Basta po maganda lang. Okay, ganun mo. At huwag po sanang mauupo, kagaya ng binanggit ko kanina. Tumayo po kayo. Yes. Okay. So, magandang balikan din ang mga pastor. Yung teaching nga po ni Pastor Reggie, this video will be with us until May 31 po. So, isulit-sulitin po natin. Siguro last question na rin, Pastor Reggie, sa mga churches na nagsisimula nga po, nagbigay nga kayo kanina ng na parang tatlong pinaka-basic na characteristic, diba yung mga servanthood, may strategy, may branding. So, may nagtatanong po, ilan po ba ang media team ninyo? So, ibig sabihin, hiwalay pa po ba yung social media team nyo at hiwalay pa yung creative team po ba ninyo? Maganda po yun, ang inquiry po niya, po Pastor. Kami po sa amin ay iba po ang tech team namin, iba po ang social media team namin. Ang tech team po namin ay more on sounds, lights. Yan po siya, ang tech team namin. Sa tech team po namin, marami pa po yan. Meron pong stage managers. Well, that's another part of that. No? Pero yung pong social media team namin, ang tangi lang pong trabaho nila is bantayan, mag-post, mag-edit, mag-engage po ng mga audience namin sa social media platforms namin. So, magkaiba po siya. Kasama po sa tech team namin, of course, si cameraman. Opo, kasama po namin yan. Pero po, ito po siya. Ito pong dalawa na to, tech team and social media team, must partner. Kasi po, lahat po ng ibabato po ni social media team ay kailangan pong ayusin ni tech team.
Kasi po, kung meron po kasi minsan sa social media team, Pastor Mandrick, baka po hindi marunong mag-edit, masyadong magaling, si tech team po gagawa nun para sa kanila. Basta po, meron lamang material si social media team para po gawin ni tech team. So ito po yung partnership. Ngayon, kung wala naman po kayo masyadong tao, pwede namang ano na lang, sila din yun. Kanya lang po, baka po masyadong ma-burden. Kasi po, kagaya ng binanggit ko kanina, Pastor Mandrick, is that you have to post 6, di ba 12, di ba 6 and 9. So you have to post. So kung ikaw po ay, nasa social media team, tapos tech team ka pa, baka hindi nyo po makaya yun. Baka po mawalan po ng gana. So baka mapagod lang po ang tao. So dalawa po siya, social media team and tech team. If I may advise, separate po tayo. Okay. So again, ating paumanhin sa mga, baka may mga questions din po dyan na baka hindi na po natin mapagbigyan for the sake of time po, no? But I trust na all in all, again, itong training na to ay sulit, no? It was worth your time, it was worth yung investment po ninyo. Well, financially, wala tayong in-invest dito, pero yung oras po ninyo, yung panahon po ninyo, ay we trust na nakatulong po itong training na ito sa inyo. Pastor Reggie, any last word, if I might put you on the spot na naman? Kunyari lang, if you have any last word sa mga kapwa po natin, mga kapastoran, nga, dito po tayo sa period ng ECQ, mukhang papunta na po tayo ng GCQ. So any words of encouragement or words of life or strength na pwede natin ibigay sa mga kapwa po natin, mga manggagawa? Opo, unang-una po, gusto ko po kayong saluduhan lahat. Okay, lahat po ng mga pastors na nag-go online, whether you're beginning, you're in the middle, or kayo po'y professional na, congratulations po. Ang training po na ito, na ginawa po ng ni Pastor Manrick, ang ating kaibigan, ay para po makatulong sa ating lahat. So, saludo po kami sa inyo. Pero po, pagkatapos po nito, mga pastors, ay pagbutihin pa natin. Okay, just like Pastor Manrick is always saying, speed of implementation, get the best ideas, and then implement it, tweak it, di po ba? So, yun po ang gawin natin. Higit po sa lahat, gusto ko lang din pong sabihin sa mga pastors na anuman po ang ginagawa nyo po ngayon ay nire-reward ni Lord sa langit. Whether nahihirapan po kayo ngayon financially or by online or ang church attendance nyo po, nakikita po ni Lord. Just do your best. Huwag pong papagod at gawin lang po natin kay Lord. Kasi tayo po, kagaya ng binanggit ko kanina sa training, tayo po front act lamang at ang main act ay si Lord. But ang huli po, Pastor Mandrick, just the Lord just impressed to me. This is last up, just a prophetic word to everyone. I see, ito po yung nakita ko pong word, nakita ko po yung word na fast, F-A-S-T. So I think the Lord is just telling me to tell you, at sa lahat ng mga pastors na ito, lahat po ng mga nawala sa inyo bago po mag-ECQ at during the ECQ time, the Lord will restore it. This time, it will be faster. Amen. So, finances, ang inyong pong mga tao, and let's get excited. Pag po nagbalik tayo sa usual, yung pong marami na po yung na-reach, darating na po sa inyong mga church. The Lord will restore it. This time, it is faster. Amen. We received that, Pastor Reggie. Thank you for that word. And Pastor Reggie, on behalf of the 460 churches, actually, ang nag-register po sa atin, baka some of them, for whatever reason, hindi nakanood nitong live, no? Pero again, they can have access to your video up to the end of this month po. So, on their behalf po, ako po ay, ako na po magpapasalamat po. I'm sure, lahat po kami ay sobra po kaming nabusog, sobra po kaming na-blessed. You are a man who was raised for such a time as this, Pastor Reggie. So, we thank you for your service to God and your service to us, mga dito po tayo sa body of Christ na nagtutulungan po. Opo, Pastor Manrick, maraming salamat po and it's an honor to serve the Lord with you all. Amen. The pleasure and the honor is ours as well. So mga friends, on behalf of Pastor Reggie, pansamantalang na tayong magpapaalam. At again, nagpapasalamat po kami sa inyo. Again, pagbutihan po ninyo. Many years ago po, the Lord gave me this word po, no, this phrase, no church left behind, no pastor left alone. So, tulong-tulong, sama-sama. Kung isang church lang po ang lumalago, pero yung other churches ay napag-iiwanan, nanalo po ba talaga tayo? Mukhang hindi, eh, no? Masasabi lang natin talagang nanalo tayo kung lahat po tayo ay, kung hindi man sabay-sabay, meron kasi talagang mauuna eh.
Pero kung lahat po tayo ay eventually lalago, lalalim, lalaki, again, hindi po para sa ating kapurihan, kundi para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Total, he who promised that the gates of hell shall not prevail against us, he who promised that is faithful. So again, on behalf of Pastor Reggie, thank you so much po sa inyong panonood. We trust na na-bless po kayo. Let's go and advance the kingdom of God. At kung may mga susunod po tayong training, we trust na sasamahan pa rin po ninyo kami. And hopefully next time, mas marami pa po tayo na magsama-sama po, na magtulungan, learn from one another. Again, all for the glory of God. Okay? So hanggang dito lang po muna tayo. Again, thank you so much po. Again, thank you Pastor Reggie. Saludo po sa inyo. And sa lahat ng mga pastors po natin, lahat ng mga head ng media team natin, tulungan natin mga pastors po natin, ha? Tayo po yung maging strong second po nila, mga armor bearers po na mga magigiting po natin mga pastor. So till then, God bless po and glory to God sa lahat po ng mga inaccomplish po niya sa atin through this online training. Maraming salamat po.